kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Shalom. Peace be with you. Peace be with you. Happy anniversary. Peace be to everyone. Happy anniversary. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng komunyon, mayari po lamang na pumila sa aisle na mayroong liturgical usheret na may hawak ng payong na puti o may placard na communion station. Muli, inuulit ko po na pumila sa aisle na mayroong liturgical usheret na may hawak na payong na puti o may placard na communion station. Maraming salamat po. Ang katawan ni Kristo. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling naming kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at tinatawagan ko po ang ating Head Liturgist and Master of Ceremonies, Brother Michael Angelo Lobrin. Purihin natin si Yahweh El Shaddai sa ating 39 na anibersaryo ng kanyang katapatan. At sa katapatan ng ating Panginoong El Shaddai, biniyayaan tayo ng mga pastol na gumabay sa ating pamayanan sa nagdaang 39 na taon. At sa pagkakatumpong ito, isang malaking karangalan po na tawagin natin isa-isa upang magbigay ng kanilang mga mensahe sa ating pong lahat dito sa El Shaddai. Sisimulan po natin ang ating ama sa Dioceses ng Paranaque, Lubhang Kagalang-galang, Obispo Jesse Mercado. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy anniversary. 39 years, 39 na taon ng ating pagiging isang komunidad ng El Shaddai dito po sa Pilipinas. Tayo po nagagalak at nagpapasalamat. Yun po ang unang salita, pasasalamat. Pangalawa, tanggapin natin ang mga hamon na binibigay sa atin upang tayo'y maging kasangkapan ng Panginoon sa pagdadala ng mabuting balita sa ating kapwa. Hinihiling ko na sa gabing ito, bigyan tayo ng biyaya na ating kinakailangan upang patuloy nating bigyan ng pagpupuri ang ating Panginoon at bigyan ang mga ating mga kapatid na naging mga kasangkapan upang ang mga biyayang tinanggap natin sa buhay ay ating mapagpaunlad. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, sa ating pasalamat sa Panginoon, laging sabihin natin, Panginoon, narito po kami handang tumanggap pa ng mas maraming biyaya sa next 39 years ng ating pagiging El Shaddai. Congratulations po. Maraming salamat, His Excellency Bishop Jesse Mercado. At sa pagkakatumpong ito, tawagin naman po natin ang ating ama sa El Shaddai community, ang ating overall spiritual advisor at ang Bishop Emeritus of the Diocese of Novaliches, ang Lubhang Kagalang-galang Teodoro Bacani Jr. Didi. Ang kanilang kabunyayan, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Chito Tagle, Bishop Mercado, mga kapatid ko sa kaparian, Brother Mike Velarde, Sister Belen at kanilang pamilya, mga minamahal kong kapatid sa El Shaddai DWX Prayer Partners, happy anniversary sa ating lahat! Nawa, kung paano tayo pinagpala ng Panginoon sa nakaraang 39 na taon, kung paano mula sa isang maliit na radio station ay lumaganap itong El Shaddai DWX Prayer Partners sa hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hari nawa, ang biyaya na yan ay pinakita sa atin ay magpatuloy na ibigay sa atin at patuloy naman nating tanggapin ng buong puso mula sa Panginoon. At ngayon din,
nais nating batiin si Brother Mike Velarde ng happy birthday. Sabi po ni Cardinal Sin sa kanya noon, "You are a gift of God to the church." At natutuwa po ako na ang kaloob na yan ng Panginoon sa simbahan ay nagbunga ng napakarami, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa ibang mga bansa pa. Brother Mike, happy birthday! Tayong lahat sa El Shaddai, happy 39th birthday naman, and may God continue to bless us all. Maraming salamat, Bishop Teodoro Bacani Jr. At sa pagkakataon pong ito, isang napakalaking biyaya at pagpapala sa ating pamayanan dito sa El Shaddai na sa ating 39th anniversary ay makasama po natin muli ang ama, dati ng ama ng Archdiocese of Manila at kasalukuyan ang Pro-Prefect for the Section of Evangelization of the Dicastery for Evangelization, ang kanyang kabunian, Luis Antonio Cardinal Tagle. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Binabati ko po kayong lahat ng congratulations sa 39th na anibersaryo ng El Shaddai Prayer Partners. No po. Gayun din, pagbati kay Brother Mike ng isang maligayang kaarawan. Pero kahit na binabati natin ang sambayanan, binabati natin si Brother Mike, ang pagpupuri ay para sa Panginoong El Shaddai. May ibabalita po ako sa inyo. Noong Abril, naanyayahan ako sa isang national convention sa Italy, sa Italia. Convention ng Renewal in the Holy Spirit. No? Yung mga galing sa iba't ibang dioceses, parokya ng Italy. Nung ako po ay ipapakilala, pinapakilala noong organizer, sabi po, si Cardinal Tagle ay galing sa Pilipinas. Sabi niya, alam niyo ba na ang pinakamalaki na renewal movement sa buong mundo ay nasa Pilipinas? Edi pati ho ako ay nagulat. Sabi ko, aba, nasa amin pala. Tapos sinabi niya, ang tawag sa kanila ay El Shaddai Prayer Partners. At hindi lamang, medyo kinorekt ko, hindi lamang ho sila nasa Pilipinas, nasa buong mundo na po. No po, yan. Kaya papuri sa poong May Kapal, sa poong El Shaddai. Pero siyempre, pumapalakpak ang aking tainga. No. Nung tinatanong nila sa akin tungkol sa El Shaddai, pumapalakpak talaga ang aking tainga. Pero maganda yung paalaala ng mga pagbasa at paliwanag ng kanyang kabunian, si Cardinal Advincula. Kahit na tayo ay nakakaranas ng biyaya, lagi tayong bukas na matuto sa mga maliliit, yung hindi nating katulad, na baka katulad nung babaeng tegakana ay minamaliit pa. Huwag tayong magmamalaki ha, na oh kami, 39 years na, kayo 39 months pa lang.
Kami 39 years na, kayo 39 hours pa lang. Na malaki na kami, kayo maliit pa. Ang babaeng taga-Kana, ang na ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong mundo. Kung si Jesus ay hindi naging bukas sa isang minamaliit na kakaiba, siguro ang kanyang misyon na natili lamang na makitid. Kaya handa po tayong lumago, handang matuto sa mga ipinapadala ni Poong Panginoong El Shaddai bilang mga guro at mga gabay natin. At kalimitan, sila po ay mga maliliit, mga dukha at hindi pinapansin. Congratulations po, mabuhay po muli ang Panginoong El Shaddai. Maraming salamat po, His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle. At sa pagkakataong ito upang ipaabot po sa atin ang nilalaman ng puso ng ating Santo Papa sa katauhan po ng ating Apostolic Nuncio to the Philippines, nababasahin po ng ating overall spiritual director na si Father Sunny Declaro, babasahin po niya ngayon ang mensahe ng kanyang kagalang-galang, lubhang kagalang-galang Charles John Brown, Papal Nuncio to the Philippines. Apostolic Nunciature, Manila, Philippines. As the representative of Pope Francis in the Philippines, it gives me a great pleasure to greet the officers, associates, and prayer partners of El Shaddai DWXI Prayer Foundation International Incorporated for the upcoming celebration of your 39th foundation anniversary on the 19th of August, 2023, at the Quirino Grandstand in Rizal Park, Manila. I also wish to express my brotherly affection to your spiritual advisor, the Most Reverend Chodoro C. Bacani Jr., and convey my prayerful best wishes to your servant leader, Brother Mariano Mike Bilarde, on his 84th birthday. The El Shaddai community enjoys a special recognition as the largest Catholic charismatic group in the Philippines. In keeping with your celebration, let me encourage you to renew your commitment to evangelizing and sharing the joy and hope of the gospel. Your vibrant presence in the Philippines and abroad is a remarkable sign of God's power at work in men and women who trust in His name, El Shaddai, and are open to inspiration of His love. Indeed, Pope Francis speaks often of the healing power of God and encourages us to trust in Him. The Church is not a perfect community, but a community of disciples who follow the Lord as sinners in need of His pardon. The Christian life is a school of humility that opens us to grace. Jesus presents Himself as a good physician, proclaiming the kingdom of God and healing people from disease, fear, death, and the devil. I commend all of you to the Blessed Virgin Mary, help of all Christians, and in the name of His Holiness, Pope Francis, I bless you. Manila, August 17, 2023, signed by the Archbishop Charles J. Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines. At ngayon po ay dadako na tayo
ating nakagawi ang tradisyon, ang pagsisindi ng kandila, simbolo ng ating pananampalataya, pag-asa, pagkakaisa, panalangin at pagpupuri. Sindihan na po natin ang mga kandila. Inanayahan po ang lahat na magsitayo habang hawak-hawak po natin ang kandila, ang simbolo ng liwanag na nagmumula kay Kristo, ang gabay ng ating pamayanan dito sa El Shaddai. Patuloy po nating hawakan ang ating mga kandila. Alalahanin natin ang katapatan ni Yahweh El Shaddai sa ating pamayanan. Nawa ang kandilang ito ang magpaalala sa atin ng hindi mapapatid na ningas ng pag-ibig ni Yahweh El Shaddai sa ating lahat.
na sa gitna ng kadiliman ng kasalanan, sa gitna ng kadiliman ng karukaan, nawa ang liwanag ni Kristo ang maging patnubay nating lahat. Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa 39 na taon ng katapatan mo sa amin. Nawa ang bitbit naming kandilang ito ay magpaalala sa amin parati ng iyong wagas na pag-ibig na aming naramdaman simula noon pa hanggang sa kasalukuyan. Itinataas namin sa iyo, Amang Yahweh El Shaddai, ang lahat ng aming mga panalangin at adikain, sapagkat sa iyo lamang namin matatagpuan ang kahulugan ng lahat ng ito. Tulungan mo po kami sa patnubay ng iyong banal na Espiritu na kami ay maakay pabalik sa iyong anak na si Jesus. Si Jesus na nagsilbing patuloy na liwanag sa aming lahat. Amang Yahweh El Shaddai, nababasa mo po ang aming isip, lalo ang aming mga puso. Sa pagkakataong na kami humihiling para sa aming pansariling kapakanan, huwag nawa po naming makalimutan ang maliliit at iba naming mga kapatid na mas nangangailangan sa ng pangangailangan ng iyong biyaya. Nawa, Amang Yahweh El Shaddai, ang maging regalo namin sa iyo sa pagpapasalamat namin sa iyo sa taong ito, kami nawa po ay pahintulutan mong maging sagot sa mga panalangin ng iba. You show wonderful.
Yahweh El Shaddai, kami po ay inutusan niyo na sumunod at magtiwala. Binigyan niyo po kami ng isang lingkod na siyang gumabay sa amin sa 39 na taon na pagsunod sa iyo sa katauhan ng aming minamahal na servant leader, Brother Mike J. Velarde. Sa pagkakatong ito, Amang Yahweh El Shaddai, hinihiling namin na pagpalain at basbasan mo siya ng lahat ng pagpapalang kinakailangan niya. Sa pagkakatong pong ito, tatawagin po natin ang ating overall spiritual advisor, Bishop Chodoro Bacani, upang mag-alay ng espesyal na panalangin para kay Brother Mike J. Velarde. Itaas po natin ang ating mga kandila bilang paghingi ng pagpapala sa ating minamahal na servant leader, Brother Mike Velarde. Panginoong Diyos, salamat po sa buhay na ipinagkaloob ninyo kay Brother Mike. Bawat buhay ay misyon. At ang misyon ni Brother Mike na ibinigay ninyo ay makasisindak sa isang tao kung iisipin. Ngunit sa kabila ng mga maraming pagsubok, at sa tulong naman ng kanyang minamahal na kabiyak ng dibdib at ng kanyang pamilya, siya naman po ay nagpunyagi upang ang biyaya ninyo ay may palaganap hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, O Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ito at patuloy po ninyong bigyan ng lakas at pagpalain upang ang inyong liwanag galing sa Espiritu Santo sa ating Panginoong Hesukristo. Liwanag ninyo, O Yahweh El Shaddai na aming Ama, ay patuloy na magliwanag sa pamamagitan ni Brother Mike at ng lahat ng mga El Shaddai DWXI Prayer Partners. Pagpalain po ninyo siya, Panginoon, bigyan ninyo ng lakas ng katawan at kaluluwa at igawad ninyo na hanggang sa katapusan ay maging tapat siya sa iyo at maging mabunga para sa iyong kaharian. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jehovah, God of creation, He is Jehovah, the God of.
Tayo po'y umupo para sa ilang mensahe. Praise the Lord. Hallelujah. At tinatawagan ko po ating mahal na kapatid, Brother Dr. Franklin Velarde, para sa mga pasasalamat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga brothers and sisters in Christ. Happy 39th anniversary po sa ating lahat. Tatlumput siyam na taon na po pala tayo ang Prayer Partners Fellowship International. Tatlumput siyam na taon na pala tayo nakikinig na mga gintong aral ng Diyos. Tatlupon na pala tayong sama-samang nagpupuri, sumasamba, at nagpapasalamat sa ating Panginoon Yahweh El Shaddai. Iba't ibang unos na riyan ang bumagyo, bumaha, abutin ng gabi, abutin ng umaga, at itong nakaraan ay ang pandemic ang dumating. Ang gawain ay patuloy pa rin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at patuloy pa rin ang pagdiriwang ng banal na misa na kahit online ay nagbigay ng kalakasan at pag-asa sa bawat isa. Sa 39 na taon, tayo ay ginabayan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, na tumalima sa tawag ng Panginoong Yahweh El Shaddai na itatag ang gawaing ito noong taong 1984. 39 na taon ang apoy na ito'y patuloy na nagninigas sa gawaing ito sa kabila ng maraming hirap at sakit na pinagdaanan ng punong lingkod. Ganun pa man, ang gawain nating ito ay lumago, yumabong, sumigla, at tunay naging isang phenomenon ng dahil sa mga himala ni Yahweh El Shaddai. Kaya naman, sa ating pagdiriwang ng pinakamataas na pagsamba ang banal na misa, bigyan natin ng isang masagabong na palakpakan ang ating Panginoon bilang pasasalamat at patuloy na papapuri sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatin din natin ang Panginoon sa taong nag-alay ng buhay para mabuo ang gawain na ito. Ang taong naglingkod upang maraming magbago at magbalik loob sa Panginoon, ang magdiriwang ng kanyang 84 na taong birthday sa darating na August 20, bukas, ang ating minamahal na punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Sabay-sabay po nating batiin si Brother Mike ng happy birthday! Purihin natin ang Diyos, purihin
purihin natin ang Panginoon. Sa ngalan po ng El Shaddai, DWXI, PPFI family, sa pamumuno ng ating mahal na punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, at Assistant Servant Leader, ang katuwang sa buhay, Sister Belen Velarde, at Assistant Servant Leader, Brother Mariano Michael Velarde, kami po ay taos pusong nagpapasalamat. Sa mga natatanging panauhin, mga galang-galang na panauhin natin, Secretary of National Defense, Secretary Gibo Teodoro, Senator Mark Villar, Senator Cynthia Villar, Senator J.V. Ejercito, Congressman Edwin Olivares, Congresswoman Lani Mercado, Mayor Alan De Leon ng Taytay Rizal, Vice Mayor Temi Simundak of Muntinlupa, Judge Boyet Mapil, PNP General Carlito Gases, ASEC Nanita Kagya, and PCSO President and General Manager Mel Robles. Pasasalamat po sa inyo sa pagpunta sa pagdiwang natin ito. Sa inyo pong lahat na naririto, sa mga nakikinig sa radyo o internet, sa lahat ng mga El Shaddai chapters at PFCC na sumusuporta sa lahat ng mga aktibidad ng ating gawain, sa lahat po na nagsisipaglingkod sa banal na misa, sa ating mga kasamahang preachers, sa lahat ng service volunteers o workers at staff dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa na patuloy na umaalalay at sumusuporta sa gawain ito. Sa ating mga kapariyan na walang humpay na sumusuporta sa pagdiri Jose F. Cardinal Advincula Jr. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Happy 39th anniversary sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos!
Sa iyo, Sister Emma. Good evening, my dear brother Charles. At syempre, pinasasalamatan natin si Yahweh El Shaddai sa biyaya ng kakatapos lang na banal na Eucharistia kung saan sa kanyang salita at katawan at dugo atin siyang tinanggap at minsan pa tayong nabigyan ng buhay. Amen. Kaya nga sinabi ng ating cardinal, sinabi niya that talagang tayo ay magpupuri sa Panginoon at talaga namang yun ang mission and vision of El Shaddai to bring the believers and unbelievers to Christ. Amen. Minsan pa pumalakpak nga ang mga mananagumpay na anak ni Yahweh. Sumigaw ng hallelujah! Amen!
At ngayon, Sister Emma, tayo po'y magpapatuloy sa mga susunod na bahagi ng ating programa. At syempre, papakilala po natin ang anak ng ating minamahal na servant leader upang ipakilala rin naman ang ating mga espesyal at mga mahalagang panauhin na kasama natin ngayong nakikipagdiwang sa gawain ni Yahweh El Shaddai. At talaga namang tayo'y nagpapasalamat sapagkat kasama natin siya ngayong gabing ito. So, amen. Tawagin na natin ang ating minamahal, Brother Congressman Rene M. Villarde. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa malakas na palakpak. Purihin ang Diyos na buhay! Yung papuri ng mga buhay na anak ni Yahweh El Shaddai. At yan, habang inaantay natin, ano? Ay talagang grabe yung biyayang dala ng buong araw na ito. Amen. At alam mo ba, Brother Charles, ito ay live. Yes. So ito ay mapapanood sa iba't ibang panig ng mundo, katulad ng Victoria, BC, Canada. Wow, kung saan po kayo nang galing. Amen. Ganon din sa US of America. Amen. At amen. Ngayon, muli, tawagin po natin upang ipakilala ang ating mga espesyal na panauhin sa gabing ito, Brother Congressman Rene M. Villarde. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Muli ang pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai sa mga biyayang ating tinatamo sa pagsapit ng ating 39th na anibersaryo. Pasasalamat din po sa mga patuloy na nakikiisa at naghandog ng kanilang pagbati sa ating mahal na punong lingkod sa kanyang kaarawan. Ngayon, tatawagin po natin ang ating mga panauhin. Unang-una, ang kagalang-galang na Vice Mayor ng Munting Lupa City, si Vice Mayor Temi Simundak. Mga kapatid, dadalawa ang pumalakpak. Ano ba nangyayari sa mga kapatid? Nagdidiwang tayo na 39th na anibersaryo ni Yahweh El Shaddai. Mapalad ang inyong lingkod sapagkat ako ang at ako ay binigyan ni Sister Belen, mapalad pa rin, sapagkat binigyan ako ng tubig. Palakpakan natin. Mapalad pa rin ako, sapagkat ang ating puno na si Brother Mike ay nakatira sa Munting Lupa. Ako po si Vice Mayor Temi Simundak ng Munting Lupa. Ang pagbabasbas, ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Mapalad ako sapagkat ang ating mahal na Brother Mike ay nakarating ang inyong lingkod sa napakaraming mga kaarawan. Kaya hindi lamang ako ang mapalad, kung hindi ang lahat ng nandirito, ang ating mga panauhin, ang ating mga kapatid sa Yahweh El Shaddai, tayong lahat ay pinapalakpakan po yan. Pag may nakita akong malakas, pumalakpak at sumigaw, magbibigay ako ng 500 pesos! Ang laking gastos nito. Kaya yan ni Senador Mark Villar. Kaya yan. Kaya sa inyong lahat,
Hindi lamang sa Muntinlupa, inaagaw ni Vice Mayor ang kapalaran, ang kaswertihan ng Muntinlupa, kung hindi sa lahat ng sulok ng daigdig, sa lahat ng sulok, lalo tigit sa Pilipinas, tayong lahat ay pinagpala sapagkat tayong lahat ay do Brother Mike. Sa inyong gabi, sa inyong lahat, magandang magandang gabi at mabuhay ang Yahweh El Shaddai. Salamat po! Purihin, purihin natin ang ating Panginoon. At ngayon, tatawagin po natin ang isa pa nating panauhin, ang kagalang-galang na Congresswoman Lani Mercado Revilla. Magandang-magandang gabi po sa ating lahat. Pinagpala po tayo ngayong gabi. Una sa lahat, bago po ako magpatuloy, babatiin ko muna ang mga mahalagang tao na nandito. Una sa lahat, happy anniversary po muna sa inyong lahat. Happy 39th anniversary sa lahat ng bumubuo ng El Shaddai community. Lalo-lalo na sa ating birthday celebrant kay Brother Mike Velarde na nagse-celebrate ng kanyang 84th birthday. Pagbati din po kay Sister Belen Velarde, ang kanyang magandang may bahay, sa kanyang mga anak at mga apo at buong Velarde family. Ganun din po sa lahat ng miyembro ng El Shaddai, sa lahat po ng mga nanonood din sa kanilang mga tahanan. At of course, sa ating mga kasamahan na nandito sa unahan, si Secretary Gibo Teodoro, si Senator Mark Villar, si Senator Cynthia Villar, si Senator JV Ejercito. Kami po, ang buong pamilya Revilla, kasama po si Senator Bong Revilla, ay bumabati po sa inyo. Nagpapasalamat sa lahat ng inyong mga panalangin. Alam nyo, kanina, habang pinagmamasdan ko, ang liwanag na dulot ng ating mga kandila, parang nag-flash sa aking isipan. Sabi ko, ang saya-saya ng araw na ito. Damang-dama natin ang presensya ng Panginoong Diyos. Sa totoo lang, sa pag-awit ng ating mga choir members, sa pagtugtog ng ating orkestra kanina, at sa pag-awit at panalangin yung lahat, napakagandang pakinggan, napakagandang maramdaman na lahat ng Pilipino ay nagkakaisa dahil sa Panginoong Diyos, dahil kay El Shaddai. At ang prayer ko po, sana araw-araw ganito. Araw-araw nagkakaisa tayo. Kahit na may mga problema, may mga suliranin, may mga pagsubok, pagkat isa lang naman ang dapat nating tawagin, kundi ang ating Panginoong Diyos na magbibigay ng lakas sa atin, sa lahat ng pangangailangan natin. Hindi tayo dapat mag-alala, hindi tayo dapat malungkot, pagkat ang presensya ng Panginoon ay laging nandyan. At yan ang mensahe sa atin for 39 years ng El Shaddai community. Sa pamamagitan po ni Brother Mike Velarde, nagising tayong lahat sa isang bagong renewed relationship with God. And with that, I pray na sana bigyan pa ng karagdagang lakas, karagdagang taon si Brother Mike Velarde at lahat ng bumubuo ng community ng El Shaddai para mas lalong maramdaman ang pag-ibig na ito ng Panginoon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. From Senator Bong Revilla and I, we greet you a happy 39th anniversary and happy, happy birthday kay Brother Mike Velarde. God bless us all. Maraming salamat po. Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Ngayon, tatawagin po natin ang kagalang-galang na Senator Mark Villar. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. God is good. Salamat po sa Diyos. At mabuhay po ang Yahweh El Shaddai. Ikinararangal ko po na maging bahagi ng inyong anibersaryo
Sana tanggapin niyo po ang aking taus-pusong pakikisa sa inyong anibersaryo. Mabuhay po kayong lahat. At narito po ako ngayon para batiin ang aking mentor, ang isang nagmalaking impluensya sa buhay ko, si Brother Mike Velarde, sa kanyang kaarawan. Alam niyo po, hindi ko makalimutan nung ako po ay naging secretary ng DPWH. Nagla-lunch po kami ni Brother Mike sa opisina niya. Pinag-uusapan po namin yung mga issue ng bayan, mga issue sa DPWH, pati issue personal, pinag-uusapan po namin. Siya po yung naggabay sa akin nung ako po ay pasimula pa lang sa serbisyo. Kaya masasabi ko po talaga, hindi po ako maging matagumpay sa aking karir, hindi po ako maging senador kung hindi po dahil sa pagsusuporta ni Brother Mike Velarde at ng buong El Shaddai. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, at muli, nais ko pong iparating sa inyong lahat na makakaaso po kayo na walang tigil po ang aking pagsusuporta at pagmamahal sa El Shaddai. At syempre po, susuportan ko po ang vision ni Brother Mike Velarde para sa El Shaddai, pati po sa ating bansa. Muli, maraming salamat po. Happy anniversary and happy birthday, Brother Mike. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. At ngayon, tatawagin po natin ang ating Secretary of National Defense, si Secretary Gibo Teodoro. Thank you. Maraming salamat po, Brother Rene. Ang ating pong mabutihing senador, Senator Mark Villar, Senator JV Ejercito, Senator Cynthia Villar, butihing Congresswoman po natin, Congresswoman Lani Mercado, si Vice Mayor Teddy po ng Muntinlupa, mga minamahal po nating mga kasapi dito po sa Yahweh El Shaddai, magandang gabi po sa kanilang lahat. Natatandaan niyo pa ba ang leksyon ng banal na kasulatan? Hindi ba ho ang pananampalataya parang buto ng mustasa? 39 years ago, nagtanim si Brother Mike ng isang buto ng mustasa. Ito ay naging malagong puno at ito'y bumunga sa kasalukuyang Yahweh El Shaddai na kinabibilangan po ninyong lahat. Kaya purihin po natin si Yahweh El Shaddai at si Brother Mike Velarde. At yan pong buto ng mustasa na tinanim 39 years ago, lalo pa pong lalaguyan. Kaya po, ako po'y nagpapasalamat dahil sa pawis at tiyaga ninyo pong lahat at ni Brother Mike Velarde na papag-isa po tayo sa ilalim ng pagmamahal kay Yahweh El Shaddai at pagsunod sa kanyang mga utos. Gusto ko din pong batiin ang happy 84th birthday si Brother Mike Velarde na napakalapit po sa aking yumaong ama. Sila po ay mabuting magkaibigan, sila po ay magkumpare, kaya po alaga ni Brother Mike po sa akin, sampu ng aking pamilya, ay wala kong kapares. Kaya salamat and happy birthday, Brother Mike. Sa ngalan po ng aking ina, ng aking asawa, at ang aking mag-isang anak na si Jaime na kasama ko po ngayon, kami po ay nananalangin na bigyan po ng ating Panginoon ng karagdagang lakas, karagdagang kalusugan, at karagdagang biyaya si Brother Mike at ang Yahweh El Shaddai. Sa panghuli po, ako po'y may hihilingin po sa inyong lahat. Pwede po, isang request lang.
Ako po'y naniniwala na ang isa sa pinakamalaking biyaya ng ating Panginoon sa atin ay ang ating bansa. Ito po'y ginawad ng Panginoon sa atin upang ating alagaan at ating panindigan. Kaya po sa harap ng mga hamon na hinaharap ng ating bansa, ako po bilang Secretary of National Defense ay humihiling ng inyong pagkakaisa sa likod ng ating pamahalaan upang masunod ang pangangalaga ng kapayapaan at soberenya at pagsulong at pagtatag ng ating bansa. Mabuhay po kayong lahat. Happy 39th anniversary. Thank you po. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Babanggitin ko lang po ang mga ibang panauhin na nakaalis na po at hindi napagbigyang makapagsalita. Nandito po kanina ang kagalang-galang na congressman ng unang distrito ng Paranaque, si Congressman Edwin De Leon Olivares, at nagpapasalamat po tayo sa ating mga panauhin dahil kahit hindi panahon ng politika at kampanya, lagi nilang naaalala ang makiisa at makasama tayo sa pag-celebrate natin ng ating anniversary. Muli, purihin natin ang ating Panginoon, purihin natin ang Diyos, at maraming salamat, Yahweh El Shaddai. Marami pong salamat, Brother Rene Velarde, ang isa sa mga anak ng ating minamahal na punong lingkod. At marami rin pong salamat sa ating mga kawani ng pamahalaan na nagbigay ng kanilang panalangin at magandang mensahe para sa ating komunidad. At kasabi nga ng ating kagalang-galang na Lani Mercado, that this moment and this time is really a very good one because everybody are united. Amen. Just to worship our Lord Jesus Christ. Amen. Sige nga, ipakita nga natin yung ating pagkakaisa. Pwede ba sabay-sabay tayong papalakpak? Isa? Dalawa? Handa na ba kayo? Handa na ba kayong magpuri talaga sa Panginoon? Okay, isa. Sabay-sabay na palakpak ha. Isa? At hindi titigil. Isa? Dalawa, tatlo, palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Purihin, 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 purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. Amen. At ngayon, dahil kakapasok lang po natin, Sister Emma, no? Amen. At bago syempre tayo tumungo sa mga pagbati ng ating mga kapatiran, because this is a global anniversary celebration, tayo muna ang babati. Amen. Mula dito sa Luneta, Quirino Grandstand. Pwede bang tayo tayong lahat? Tayo muna tayong tumayo lahat? Tumayo po tayong lahat. Sige, ipakita nga natin sa buong mundo. Yan, tayo. Sige, tayo, 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 tayo. Bumapalakpak. At habang tumatayo, bumapalakpak ng malakas. At sumisigaw, salamat. Mahina. Ulitin natin. Okay, sumisigaw. Salamat. Salamat. Sa tagumpay. Sa tagumpay. Yahweh. El Shaddai. El Shaddai. O ngayon, habang nakatayo kayo, sama-sama tayong babati. Ang sasabihin natin sa katabi natin, kapatid! Kapatid! Happy anniversary! Happy anniversary! Tapos haharap kayo dito at sasabihin nyo, Happy birthday, Brother Mike! Happy birthday, Brother Mike! O sige ha, isa, dalawa, o harap na yung katabi, harap na. O isa, dalawa, tatlo, kapatid! Happy anniversary! And happy birthday, brother
May! Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. At syempre, Sister Emma, tayo po'y dadako sa mga pagbati via video ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang bansa. Amen. Iba't ibang chapters. Talagang ang salita ng Diyos ay kumalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Amen. Amen. Kung kaya tawagin po natin isa-isa para sa ating first set ng video greetings. Thailand, mula sa Thailand. Johor Bahru, Masai, Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. Singapore. Taipei, Taiwan. Tainan, Taiwan. Kaohsiung, Taiwan. Seoul, South Korea. At syempre mula sa Adelaide, Australia. Panoorin po natin ito. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin si Yahweh El Shaddai. Amen. Tunay ngang kumalat na po, Sister Emma, no? Amen. Yung salita ng Diyos na ibinahagi sa atin ng ating minamahal na servant leader, Brother Mike Velarde. Amen. At alaman mo ang bawat butil na naririnig sa, na sinasabi ng ating punong lingkod, yung butil na yan ay namunga. Amen. At sa pagbunga na yan, kapatid, ay kumalat ang bungang ito at butil na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Amen. At ngayon, punta tayo pa sa ibang pinaghasikan ng butil na ito, Sister Emma. Amen. Para po sa second set ng ating video greetings, tawagin natin ang ating mga kapatid mula sa mga bansang Macau, Japan, Israel, Doha, Qatar, United Arab Emirates,
Emirates. Milan, Italy. Madrid, Spain. Cyprus. Australia and New Zealand. Hong Kong. USA, Canada, and Europe. Purihin ang Panginoon. Amen. Isang po papagpala na harap sa inyo kong lahat at wala po dito sa El Shaddai Mahal Chapter. Kasama ng mga kapatiran, kami po'y bumabati na Happy, happy birthday, Brother Mike! And happy anniversary, Yahweh El Shaddai! Woo! Happy 39th anniversary, Yahweh El Shaddai! Happy 84th birthday, Brother Mike! O Panginoon, kumerito po sa mas. We love you from Japan Chapter 39! Mula po dito sa Holy Land, El Shaddai, kami po'y bumabati ng 39th anibersaryo ni Yahweh El Shaddai! Doha, Qatar Chapter. Kami po ay bumabati sa inyo, mahal naming punong lingkod, Brother Mike, na Happy Birthday to you! Sa mahabang panahon ng paglilingkod sa Panginoon, sa mahabang panahon ng pagbuhos ng kanyang mga pagpapala sa lahat ng mga prayer partners, sa minamahal na gawain sa bansang Pilipinas na lumaganap sa buong mundo, ang aming pagbati ng Happy 39th Anniversary! 1 plus 1 equals 3! Kasama natin ang Diyos! Power! 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 Mula po dito sa gitnang silangan, dito sa United Arab Emirates na binubuo ng Manila! Omal Quen UAE Chapter Russell Kaima from China! Dubai! Yay! Yay! From Abu Dhabi, Ale! Happy birthday, Brother Mike! We love you! Kami po ay nakikipagdiwa at masayang bumabati na Happy 39 Years Thanksgiving Anniversary at maligayang karawan sa ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde! God bless us all! Tagumpay! 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
This is to greet Brother Mike, happy birthday, and we thank God for blessing the church with your person. And also a happy 39th anniversary to El Shaddai Manila, and praying for more fruitful mission and evangelization. Brother Mike, from your El Shaddai Hong Kong chapter family, we wish you pamumuno mo. Happy birthday, Brother Mike. Happy anniversary to. Happy birthday, Brother Mike. Happy anniversary, El Shaddai. Happy the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon.
Mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay nagpunta dito Amen. Upang magpuri sa Panginoon. Amen. Kaya tayo buong magdamag, walang tulugan, sapagkat ang biyaya ni El Shaddai ay darating, rumaragas ang pagpapala. Amen. Amen. At kagaya nga po ng sinasabi natin madalas, ano, Sister Emma, ang biyaya ni El Shaddai, siksik, liglig, at umaapaw! Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At ngayon, Sister Emma, tayo'y magpupuri na muli para kay Yahweh But El Shaddai. But before we do that, yes, we have to remind our dear brothers and sisters kung dinala nila ang iniuutos ng ating punong lingkod. Yan. Ano mga, nga pa ba kayong pinadadala ni ating punong lingkod? Yan. Taas lang ang kamay at may kasamang sigaw ha pag binanggit po namin. Sino sa inyo rito ang may mga daladalang prayer request kahilingan? Ang dami. Ang dami. Praise the Lord. Sino ang may dalang ako? Ayan. Parang nasan kaya yung mga akay nila? Nasaan kaya yung mga yan? Oh, pero kanina po, Sister Emma, mula dyan sa cemented area hanggang dun, sa may green space natin, talagang punong-puno ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Eh, ang tanong, may dala ba silang kalapate? Sino sa inyo ang may dalang kalapate? Yung lumilipad! Ayan, lumilipad. Sinong may dalang lechong manok? Yung nakain na niya. Ah, wala. Hindi pa kinain. Ano? Oo. Kasi papataas pa yun ang ating punong lingkod eh. Sandwiches! At tubig! Sinong may dalang sandwiches at tubig? Langis! At asin. Ano, yan yung mga usual na talagang every regular Saturday maliban sa kalapati at lechon manok. No? Alam mo, Brother Charles, sa mga ipinadadala ng ating punong lingkod, kapag ikaw ay sumunod at mayroon kang sinabayan mo ng panalangin, tsak yun! Tsak yun! Sabihin nyo nga mga kapatid, tsak yun! Sabihin mo sa katabi mo, tsak yun! Sabihin mo sa nasa likod mo, tsak yun! Answered prayer na tayo. Amen. Kung kayo'y naniniwala na sa gabing ito, something good is going to happen because it is written, when two or three gather in His name, He is in the midst of them. Amen. Amen. Kasama natin si Yahweh El Shaddai. Amen. At ngayon, para mas lalo ho nating maramdaman, maranasan, ang presensya ng Diyos, tayo po'y magpupuri na. At syempre, kapag ka magpupuri na, anong ginagawa ng mga handang magpuri? Tumatayo, tumatayo, pumapalakpak at sumisigaw! Ayan, tumayo, 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 tumayo! Pumalakpak at sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! At para tayo isamahan sa pagpupuri sa Panginoon, tawagin po natin ang ating mga kapatid na mga awit, mananayaw at manunugtog mula sa PFCC 32, Negros Oriental and Sikihor. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Salamat sa tagumpay, Yahweh El Shaddai! Purihin, purihin, purihin po natin ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai na malakas, malakas! Sabay sigaw ng Hallelujah! Glory to God! Amen! Kami po ay kalimpas sa PFCC 32, Negros Oriental and Sikihor, Dumaguete. Kami po ay bumabati sa ating servant leader ng Happy Birthday! Amen! At ngayon, samahan niyo po kami na magpuri at magpapasalamat sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen! Amen! Hallelujah! Sumigaw! Sumigaw! Hallelujah.
Oh,
nabitin alam sila. Alam mo, brother, siya, sabi ni Saint Augustine, who sings well is in love. Yes. Amen. Kaya patunay na yung mga umawit at nagpuri, mga in love kay Yahweh El Shaddai. But it says well. At sinabi din sa ancient Proverbs, it says that when you sing well, you pray twice. No, so yung mga umawit ng maayos sa Panginoon, tayo po ay nanalangin ng dalawang beses. Amen. At ito rin, sa ating pananalangin ng dalawang beses, ang Diyos, pagpapalain ka hindi lang dalawang beses, pagpapalain ka ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen. Purihin ng Diyos. At ngayon, upo na po muna kayo mga kapatid. Matapos nating umawit, tayo naman ay magbubukas ng ating pandinig sapagkat tayo'y makikinig sa unang paksa para sa gabing ito, Sister Emma. Amen. At ito ay panimulang paksa para sa mga susunod pang paksa hanggang mamayang madaling araw bilang paghahanda sa pakikinig sa healing message. At syempre, tawagin na po natin ang magbabahagi sa atin ng paksang introduction, ang atin pong elder disciple. Walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Rafi de los Reyes. Purihin, purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat po Sister Emma and Brother Charles. Pumalapak ang mga may buhay. Yan po aking pauna sapagkat itong ating pong seminar ay tungkol sa ating buhay. Iniudyok ng Panginoon kay Brother Mike na ang maging content ng ating pagdiriwang ay about life in the spirit. May dalawang espiritu naglalaban sa mundong ito, sa ating kaloob-looban at sa ating kapaligiran. Ang espiritu ng mabuti, the Holy Spirit, the good spirit, and the evil spirit, mga kapatid ko. Wala pong gitna. Wala pong gitna, ano? Kung hindi ka sa Holy Spirit, doon ka sa evil spirit, mga kapatid ko. Amen? So, tungkol sa buhay, ang ating pag-uusapan. Tungkol sa buhay na sa ilalim ng kapangyarihan at gabay ng banal na espiritu. Ako po'y dating, ang buhay ko noon ay iba ang espiritong gumagabay sa akin, espiritu ng kasamaan, mga kapatid. Kaya nagkaloko-loko ang aking buhay. Pero dumating ang pagkakataong ako'y kinatagpo ng Panginoon, year 1982, sa isang Life in the Spirit seminar din. Kaya lang ito hindi siya siya'y LSS pa lamang. Sapagkat yung aking naatina noon, 1982, hindi pa galing sa Katoliko, Life in the Spirit seminar. Pero ito ngayong atin, mayroon na CLSS. Catholic life, mga kapatid ko. So mga kapatid, ito'y tungkol sa buhay mo at buhay ko at buhay nating lahat. Kaya makinig tayo, bigyan tayo ng Diyos ng biyaya pang tayong lahat ay magkaroon ng magandang pakikipag-niig sa Panginoon at magandang pakikinig, mga kapatid ko. No, ako'y bago pa lamang sa charismatic, ako'y nagtatanong kasi nakita ko yung mundong magulo, ang buhay ng taong magulo. Hindi po tayo mangmang sa kasamaan ng mundo. Lahat po tayo mulat dyan, mga kapatid ko. Ang aking tanong ngayon ay ito. Ganito ba nagsimula ang Diyos in the beginning? Sa simula ba'y nagpasimula ang Panginoon na bad na ang mundo at masama ang buhay ng tao? Kasi yun ang aking nagisnan, yun ang aking nakita. Kita ko'y nagtatanong, ganito ba nagsimula ang Diyos? Kung gano'n nagsimula ang Panginoon, pwede mo siyang sisihin. Pero hindi ganon ang simula ng lahat. Sa Bible, sa Genesis, malalaman natin ang pasimula ng lahat. In the beginning, the Lord made the earth, the heavens, the hills, and the sea. Ang mga isda na lumalangoy, minamahal ng Diyos, di kumukupas
Ang mga ibon na dumilipad, minamahal ng Diyos, di kumukupas, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord, the sun belongs to the sky, the leaves belong to the tree. Fly me to the moon and let me play among the stars. Starry, starry night, paint your palettes blue and gray. Rain gently falls, we'll never leave, say goodnight. Ho, 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 baka ang siyang bumabaho. Ha, 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 tupa naman ang siyang alto. Me, me, soprano, huba, me, lo, hiram sa Diyos ang aking buhay. Palakpakan natin ating Panginoon. Dinaan natin sa kanta yung pong creation, mga kapatid ko. At lahat ng kanyang ginawa sa pamamagitan ng words o salita lang ay kanyang tiningnan. At ang sabi ng Panginoon, it is good. Tamang pinasimula ng Panginoon at hindi nanggaling sa kanya ang bad. Sapagkat ang Panginoon ay nagsimula sa mabuti at maganda. Lahat ng kanyang ilikha, ng kanyang tingnan, it is good. Pati yung tao, in good condition. Ang mundo, in sakit, walang hirap, walang gutom, walang kamatayan. Mga kapatid ko. Amen? At maging ang creation, mga kapatid, ang paglikha ay out of love. Nilikha ang Diyos ang lahat ng yan, pati ang tao, out of love, mga kapatid. Upang maibahagi ng Diyos sa atin yung kanilang uumapaw na pag-ibig sa tao, mga kapatid ko. Ngayon, mga kapatid, aalamin natin sa Life in the Spirit Seminar na ito, ano yung pinaka mapapakinggan po ninyo? Ano yung buod ng LSS na ito, mga kapatid ko? Pag nalaman nyo itong apat na ito, magkakang maraming talks na ito na binubuo ng salvation, new life, receiving God's gift, baptism in the Holy Spirit, growth and transformation, pitong paksa, napakarami, ay ating pong isa-summarize sa apat, mga kapatid ko. Mahirap matandaan yung pito. Sa dami ng panayam mo, talks, mahirap tandaan yung pito. Pero kung alam niyo yung apat na ito, na pinakabuod ng pito, eh, maunawaan ninyo ang kabuuan ng Life in the Spirit Seminar na siyang pinakabuod ng gospel o ng mabuting balita. Kung tawagin ito, mga kapatid ko, ay the four basic truths. Ang apat na saligang katotohanan. Ang unang-unang katotohanan ito, God loves you and wants you to live a full and happy life. Yan po ang katotohanan. Hindi nais ng Diyos at hindi niya plano na ikaw maging malungkot, talunan, at maging miserable ang iyong buhay. Hindi yan ang kanyang plano, hindi yan ang kanyang gusto, mga kapatid. Nagpasimula ang Diyos in the beginning sa mabuti at maganda. At tayo sa Panginoon, makapamuhay tayo ng ganap at kasiyasiya. John 10:10, I came that you might have life and have it in abundance. Kaya kalooban ng Panginoon na tayo maging masaya, matagumpay, at may taglay na kapangyarihan, mga kapatid ko. Hindi plano ng Panginoon yung mga kalungkutan. Pati yung gulong ating nakikita sa mundo, hindi yan plano ng Panginoon. Wala sa kanyang plano, mga kapatid ko. Ang tanong, kung maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay, bakit hindi natin maranasan yung kanyang buhay na pinapangarap para sa atin? Kung yun pala ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat, bakit hindi ganun ang uri ng buhay na ating naranasan at natitikman? Yun po'y sasagutin ng truth number two. Man sinned and falls short of the glory of God. Nagkasala ang tao at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So ang dahilan ng lahat ng kaguluhan at ng magulong buhay ng tao, pati mga karamdaman at kamatayan ay pagkakasala. Nagkasala ang tao at napalayo sa Diyos at hindi nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Kasalanan ang dahilan bakit magulo ang mundo at magulo ang ating buhay. Kasalanan po natin ang dahilan bakit hindi natin maranasan yung buhay na nais sa Panginoon na ating pong ma-experience o maranasan o matikman, mga kapatid ko. Ngayon, ginawa ng taong lahat ang paraan upang kanyang maibalik yung dating estado ng kanyang buhay. Yung dating magandang buhay ay nais niyang maranasan.
yung maayos na buhay, kanilang nais na matikman muli. Ayaw ng tao ng ganong buhay. Nakakabagot, mga kapatid ko. Ang tao pa naman, maiksi lang ating endurance sa pain. Kaya may mga tao po sa Amerika, lalo na sa Amerika, pag sobra-sobra na yung hirap, pinapayagan na lang mercy killing. Yung iba, pag sobrang hirap na sa kanyang sakit, nais ko nang mamatay. Pag marami na ng problema, mabigat na yung kanyang problema, hindi na kaya, wawakasan yung buhay. Maliit lang yung ating endurance sa pain, mga kapatid ko. Kaya nais ng tao na maibalik yung dating buhay na nais niya, na kanyang nagisnan. Kaya nagsikap ang tao na gawin ang kanyang makakaya para maibalik yung ganong klase ng buhay. Nagsikap ang tao na mag-aral, thinking na education ay sapat upang kanilang maibalik yung kanilang relationship sa Diyos at kanilang maranasan yung buhay na maayos, mga kapatid. Hindi lang education, ginamit ng tao pati man-made religion sa pag-aakalang kanilang mabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon at mapapawi ang galit ng Diyos sa kanila. Ginamit ng tao yung good works, paggawa ng mabuti. Thinking na pagumasin na mabuti, ang Diyos ay malulugod sa kanila. Pero hindi pa rin sapat yun, mga kapatid ko. Siyensya, government, pag walang gobyerno, magulo. Kaya mabuti pa magkaroon ng gobyerno para magkaroon tayo ng order. Lahat ng yan, bagamat good, hindi naman bad yan eh. Kaya lang dahil wala ang Diyos dyan, kulang pa rin ang lahat ng yan. Hindi pa rin sapat yung gawa ng tao para kanyang maranasan yung buhay na isang Diyos para sa kanyang buhay. Kaya yung hindi nagawa ng tao, ang Diyos ang gumawa. Sa truth number 3, Jesus is the only answer who can save us from the power of sin and give us the power to live this kind of life. Si Kristo lamang ang tanging daan, kasagutan, upang ating maranasan ang buhay na nais niya para sa atin. Si Kristo, kung ikay malungkot, hindi ka masaya, gusto maging masaya, matagumpay ang buhay, si Kristo ang tanging kasagutan at wala nang iba. Kaya anong ginawa ni Kristo para mangyari yon? Siya'y nagkatawang tao at namatay para sa atin. Kanyang iniali ang kanyang buhay at siya nagbayad sa ating mga pagkakasala. Ang Tagalog na luma sa sala ay utang. So ang tao ang nagkautang sa Diyos at ang utang ay dapat bayaran. Ngunit anuman ang ibayad ng tao sa kanyang utang sa Diyos, hindi pa rin sapat. Kumbaga, parang halimbawa, ako'y umutang sa iyo ng $1,000. Payag ka ba na bayaran kita ng peso? Medyo lugi ka ron. Kasi ang dollar nag-iiba ang kanyang value, mga kapatid. Mas magandang magbayad ako ng dollars din. So lahat ng gawin ng tao para makabayad sa Diyos na kanyang pinagkakautangan, hindi pa rin sapat. Sapagkat kung kaya ng taong iligtas ang kanyang sarili na wala ang Diyos, eh, walang saysayang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Who can bring a clean thing out of an unclean? Sa Job. Sino makakakuha ng malinis na nanggaling sa masama, nanggaling sa marumi? Ultimo ating luha, kinakailangan mahugasan ng dugo ni Kristo. Amen? Sapagkat yung luhang yan ay galing sa luha ng taong makasalanan. Kaya hindi magawa ng tao para maibalik yung buhay na nais niya para sa kanya dati, ang Diyos ang gumawa. Nagkatawang tao, inako yung ating pagkakasala, namatay para sa atin, at muling nabuhay, at yung kanyang pagkabuhay, kanyang tagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan from the power of sin and from the power of evil spirit. At yung tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng lahat ng mga mananampalataya, mga kapatid ko. Now, knowing that Jesus is the only answer upang ating maranasan yung buhay na yan, ay hindi sapat. Kinakailangan tanggapin natin ating Panginoon. Truth number 4. We have to accept Christ in our lives as our Lord and Savior, and we will be baptized in the Holy Spirit and receive the power to live this kind of life.
Anong dapat natin gawin? Now, knowing that Jesus Christ is the only answer, kinakailangan mo siyang tanggapin sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas upang ikaw ay mabautismuhan sa banal na Espiritu at magkaroon ka ng kapangyarihan na makapamuhay ng nais ng Diyos para sa ating lahat. At ang pagtanggap kay Kristo ay hindi lamang lip service na Lord, I accept you as my Lord and Savior. Ang pagtanggap kay Kristo ay nangangahulugan ng total surrender, lubusang pagsuko kay Kristo Jesus, mga kapatid ko. Pagsuko sa ating Panginoon, iwan na natin ang ating lumang buhay at ating yakapin yung uri ng buhay na nais ng Panginoon na ating pong pasukin at tayo po sumunod sa ating Panginoon Jesus Kristo. Amen? Sa isang kursilyo, ako po isang kursilista, usong-usong po sa kursilyo ang confrontation. Talagang paiiyakin ka. May tawag pa dyan na dos por dos. Sa El Shaddai o sa charismatic, hataw. Yung mga salitang talagang dire-direcho, hataw. Sa kursilyo, dos por dos. Tapos meron pa silang tinatawag na swimming. Yung kay pagagapangin na o nag-iiyakan na kay pinagsasalitaan. Kinokonsensya. Puro lalaki yung mga nagkursilyo, mga lalaki. At nung gabi na, yung mga candidate o participant ay pinaluhod ng speaker. At ang sabi niya, nakikita niyo sa altar ang larawan ng Panginoong Jesucristo. Isuko ninyo ang inyong buhay sa Kanya. Isuko ninyo. Surrender your life to God, to Jesus Christ. Hala! Lapitan niyo siya. Paligiran niyo siya. Hala! Isuko ninyo ang inyong sarili at ang inyong buhay sa Kanya. Di unahan sila, gumagapang mga kapatid ko. Na parang lumalangoy at iiyakan. Pagdating doon sa may altar, malapit kay Kristo Jesus, lumuhod sila sa may sigaw, Jesus! Iiyakan sila, no? Pero napansin nung speaker, mayroong isang participant na hindi kumikilos, na parang bagang ayaw mag-participate. Sabi ng speaker, kapatid, huwag kang magbatika sa Panginoon. Alalahanin mong ginawa niya para sa'yo. Kaya hala, lumapit ka ron. At isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Lapit nun! So, napilitan yung lalaking yon, na kinokomplo siya. Kaya kumari pa siya ng gapang. At nung malapit na sa dambana, biglang lumuhod, Bisaya pala yon. Kaya sabi niya, Jesus! Napapaligiran ka namin! Sumuko ka na! Jesus! Napaliligiran ka namin! Sumuko ka na! Iyan sabi ng speaker, paligiran niyo siya, isuko niyo ang buhay niyo sa Kanya. So yung pagsuko ng ating buhay kay Kristo, bumbo, yun yung pagtanggap kay Kristo Jesus. Kahit ilang beses ka nagsabi, Lord, I accept you as my Lord and Savior, hindi ka naman sumusuko, hindi mo pa rin iniiwan yung lumang buhay, hindi mo siya tinatanggap. At pag isinuko mo yung buhay mo sa Kanya, pak, automatically, ma-activate yung Holy Spirit. You will be baptized in the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na sumama sa atin, nung ating tinanggap ng baptism, nung tayo bata pa, mag-activate, kikilos sa ating buhay kapag kayo talagang tunay na nag-submit at sumuko kay Kristo Jesus. Tunay siyang tinanggap sa iyong buhay bilang Panginoon, tagapagligtas, mag-activate yung Holy Spirit at unti-unti, araw-araw, maramdaman mo at maranasan ang unti-unting pagbabagong buhay, mga kapatid ko. No, ako po'y nakaranas ng LSS, talaga ako po'y na-touch noong 1982. Talagang ako'y nakaranas ng isang experience na hindi ko pa naranas sa buhay ko. At ang napansin ko, mga kapatid, araw-araw, habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ako nagkakaroon ng mga changes na aking nararamdaman. Ako'y naging uhaw sa Biblia. Talagang ginuguhitan ko yung Bible ko, ang dumi. Ginuguhitan ko yun. At lahat ng ginuguhitan ko, yun ang mga nakatouch sa akin. Yung naging meaningful sa akin. Hindi pa ako nagkasya doon. Ang ginagawa ko, yung nakatas sa akin, na aking ginuguhitan, inililipat ko sa notebook. At araw-araw ako'y nagme-memorize ng mga biblical verses. Bawat araw, 5 na Bible verses, mga kapatid ko. So habang dumadami na yung akin na may memorize at nalalamang salita ng Panginoon, hindi ko namamalayan yung mga salita ng Panginoon na akin na may memorize, na nagiging stock knowledge sa aking isipan, nagiging bahagi ng aking kaisipan.
pananaw, pangangatwiran, at mga disposisyon o pagkapasya. Unti-unti, ako'y unti-unti na kukonvict, mga kapatid, hanggang sa unti-unti, yung salita ng Panginoon ay naging daan upang ako'y bakalaya sa mga bisyo. Sa drugs, sa alak, sa babae, sa maraming kalokohan ko, mga kapatid ko. Pati yung bibig ko na napaka-bastos, maraswa, palamura, unti-unti na-tame yung aking pong bibig. Pati yung aking kilos. Ako'y dating kabataang barumbado, magaslaw, ragged. Pero ako'y hinipo ng Panginoon at nakaalam ng salita ng Panginoon, unti-unti nagbago yung aking kilos. Mga kapatid ko, talagang buhay ang ating po Panginoon. Amen? So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ngayong gabi hanggang sa umaga, inyong maririnig ang mga taong binago ng ating po Panginoon. And I hope na kung tayo pipakikinig ngayong araw na ito, yung ating buhay ay baguhin ng Panginoon at ating maranasan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa ating pong buhay, mga kapatid ko. At hindi lang ako nagbago, natanggal ng bisyo. Nagkaroon pa ako ng pagkauhaw sa pag-aaral. Ako po ay drop out o kick out nung ako ay third year high school dyan po sa Pasay City West sa Harrison. At ako ay nakick out sa school, wala na akong gana mag-aaral. Ako po ay naging sa kanto-kanto lang. Mga kapatid ko, kanto-kanto lang. Walang gana mag-aaral. Pag may kukuha ng trabaho, magkatrabaho para lamang sa bisyo, mga kapatid ko. Dumating ang time, may taong ginamit sa akin ng Panginoon. Inaya niya ako sa isang LSS, mga kapatid ko. At ako'y nahinipo ng Panginoon. Siya nagsabi, Brother Rapi, bata ka pa. May pag-asa ka pa. Ako po'y nine years huminto sa pag-aaral. Walang interest na bumalik sa pag-aaral. Sabi niya, bata ka pa. May chance ka pa magbago. Ako'y na-challenge niya, na-encourage niya ako. Ako po'y nag-enroll sa ibang school panggabi. Southeastern University, Southeastern College sa Pasay. Natapos ko yung college, yung high school ng gabi. Eh sabi ng taong ito, Brother Rapi, ituloy mo yung iyong kolehiyo. Sabi ko, hindi na ho. Mapurol na ho eh. Hindi ko na kaya makapagsabay sa mga kabataan. Walang imposible sa Panginoon, Brother Rapi. Na-challenge na naman ako. Noong ako yung mga challenge niya, nagkaroon ako ng desire na ipagpatuloy yung aking pag-aaral. Diyan ako nag- enroll sa Lyceum of the Philippines sa Intramuros. Panggabi rin. Sa araw ang ikatrabaho sa kanya, sa gabi ako po'y nag-aaral, mga kapatid ko. Alam niyo, puhunan ko dyan, sipag, tiyaga, aral, at siyempre dasal. Naki-Lord na ako eh. Meron na akong faith, gumagana ng faith ko. Hindi ako sumusuko kahit hirap na hirap ako. At medyong ako po'y napaghuhulihan, hindi ako nasuko. First year college, second year college, ang bababa ng grade ko. Pero walang bagsak. Pero hindi ako sumusuko, mga kapatid ko. Sipag, tiyaga, panalangin. Nung ako'y nag-third year college at fourth year, umangat yung aking grade at ako'y nakatapos ng kolehiyo, mga kapatid ko. Amen? Pero hindi ko nagamit yung aking kurso sapagkat ibang plano ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon si Father Anton Pascual para ako'y kunin niyang isang religion teacher sa high school. Bilang religion teacher, ako'y nagturo sa high school ng religion for 3 years. After ng 3 years ko yan, ginamit ng Panginoon si Brother Rex America at ako'y inananyahan sa El Soday. 1992, pumasok po ko dito sa El Soday. At ito po aking kalagayan ngayon, mga kapatid ko. Amen? At ako'y nakapag-asawa, meron kaming 5 anak, at yung aming 5 anak ay pare-pareho ring active sa aming pong simbahan. At aking sister wife, katulad ko rin, tagapagturo at mananampalataya. Maraming salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, walang imposible sa ating po Panginoon. Pakinggan natin ang awiting ito. Huwag ka masiraan ng loob. May pag-asa ka pa. May pag-asa pa ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong mga apo. Bigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon.
ang ating pag-asa. May pagkakataon pa. Bigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon. Tayong rason para umasa. Meron tayong rason at dahilan upang tayong lahat ay magpatuloy sapagkat gaano man kahirap ang ating harapin, walang imposible sa Diyos. Kahit umasa ka sa biyayang dadaloy sa atin sa araw na ito. Praise the Lord. Marami pong salamat. Purihin ang Panginoon, purihin ang malakas si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin ang malakas na malakas na malakas, walang imposible sa Diyos. Amen. Yon, gising pa po sila, Sister Emma. Amen, Brother Charles. For information sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, amen, sa YouTube, we are having our CLSS right now, yes, in the celebration of our 39th anniversary celebration of existence of El Shaddai, El Shaddai Movement. DWXI PPFI. At we have to remind them that this is not other religion. Yes. Itayo po ay under ng Catholic Charismatic Renewal Movement. No, kung kaya nakita nyo kanina, yung ating mga obispo at kaparian ay nakasama natin sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Amen. Kaya sinong gustong pagpalain ni Yahweh El Shaddai, taas ang kamay? Walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. At ngayon, tayo'y muling magpupuri sa ating dakilang Panginoon. At inaanyayahan namin kayo na muling magsitayo. Tayo tayong lahat. Tayo tayo, tayo tayo, tayo tayo. Sige, tayo tayo muli. Tayo tayo. At habang tumatayo, pumapalakpak ng malakas kay Yahweh El Shaddai. At para samahan tayo sa ating joyful praise, tawagin po natin ang ating mga kapatid mula sa PFCC Summer Gospel Choir. Malakas na papuri para kay Yahweh El Shaddai. Sige, ibigay yung the best! Ibigay yung the best! The best club song!
sa Panginoon! Praise the Lord! Purihin, purihin, purihin si Yahweh El Shaddai! Ang mga taga-Samar ay magpupuri sa Diyos. Amen! Amen! Amen. Ayun ang mga waray-waray dyan. Amen. Ito ang panahon natin para ipakita sa Diyos na ang mga waray ay marunong sumamba at magpuri sa Kanya. Amen? Amen. At ipilaw po yung mga waray, lahat na nandito ngayon ay magpupuri sa Diyos. Amen. Dayawot na ang Diyos. Thank you.
Nagsisigaw. Ang saya-saya po dito. Kaya yung pong mga hindi pa at nagdadalawang isip pa na pumunta dito sa Luneta Grandstand, kayo po ay pumunta na sapagkat may biyayang darating! Amen! Sinong gusto ng biyaya? Dami! Brother, kailangan hindi matutulog. Amen! Dahil pag sila'y natulog, pag nagbigay ng biyaya, sa katabi mapapapunta. Doon sa gising mapupunta. Amen! Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, gising-gising! Para ang biyaya ay mapa sa atin. Amen. Amen. At bawat gising is a blessing. Amen. Amen. At ngayon, tayo po'y dadako naman sa ating mga sharer. At talagang very remarkable itong mga kapatid nating ito sapagkat sila po ay mga survivor nitong lumubog na bangka sa lugar ng Rizal. At tawagin po natin ang ating mga kapatid, Sister Victoria Samonte. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. And happy birthday po, Brother Mike Bilarde. Ay, ang papatotoo ko lang po at ako po'y magpapasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai dahil ako po ay October 2021 na diagnose po ako ng cancer sa matris. Pero sa awa po at tulong na ating dakilang Yahweh El Shaddai, sa kapapanalangin ko po sa ating dakilang Yahweh El Shaddai, ako po ay kanyang pinagaling. At ngayon po, cancer-free na po ako. No? Pero, kaya binabalik ko po ang papurit pa sa salamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. To God be the glory. God bless po. Amen. To God be the glory. God is the God. He let the amen. Amen. At ngayon, mula pa rin sa Binangonan Rizal, tawagin po natin si Sister Millicent Nido. Purihin ang Panginoon. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Happy anniversary, Yahweh El Shaddai, at happy birthday, Brother Mike. Isa po ako sa survivor sa lumubog na MBI ayas sa Binangonan. Nung ako'y nasa ilalim ng tubig, talagang hindi ko na alam ang aking gagawin. Ang nasabi ko lang, Lord, tulungan mo ako, iligtas mo ako sa trahedyang ito. Nung ako'y pagdilat ko ng aking mata, nakita ko ang liwanag. Doon ako lumusot at ako'y nakahinga. Kaya, Lord, thank you, Lord. To God be the glory. Thank you, Lord. Amen. Purihin, purihin, purihin ang malakas si Yahweh El Shaddai. Tunay na pinatunayan that the God is the God of protector. Amen. Amen. At ngayon, mula pa rin sa Binangonan Rizal, tawagin natin Sister Leoncia Arellano. Hallelujah! Praise the Lord! Sige isang mapagpalang gabi po, mga brothers and sisters, lalong higit sa ating punong lingkod. Happy birthday po, Brother Mike, at happy 39th anniversary po sa ating gawain. Nais ko pong magbalik ng papurit pa sa salamat sa ating Panginoon dahil ako po ay isa sa survivor nang lumubog na bangka sa Talim Island sa Laguna de Bay. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang binigyan po niya ako ng lakas. Sa kanya po ako tumawag, binigyan niya ako ng lakas. Mabigat ang katawan ko, marami po nakahawak sa aking paa. Subalit nang tawagan ko ang Panginoon, nabigyan niya ako ng lakas. Nanipa po ako talaga. At doon po ay lumuwag po at gumaan po ang katawan ko at nagkaroon ako ng chance na makahinga. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po na sa pamamagitan ng nasa puso namin na Psalm 91 na lagi naming binibigkas, ito po ang aming gabay sa aming mga paglalakbay. Maraming salamat, Panginoon. To God be glory. Amen. Amen and amen. Tunay nga, Sister Emma, na itong tatlong nagpatotoo mula po sa Rizal ay talagang patunay ng salita ng Diyos sa Psalm 91. Aking ililigtas ang tapat sa akin. Purihin amen. Ang Panginoon, purihin ang Diyos. Amen. Para sa information po ulit, tayo po ngayon ay ginagawa natin ang CLSS. At kanina, ibinigay ni Brother Rafi ang introduction. Introduction. So mayroon tayong limang topic ngayon. Yes. So we have God's love. Mm-hmm. Then we have salvation. New life, receiving God's gift,
and baptism in the Holy Spirit. At syempre, kukumpletuhin yan mamaya-maya. Kaya walang matutulog. Kailangan kompleto ang limang kamay. Itaas nga po natin ang ating mga kamay. So may limang topic po yan, kaya isasahot natin ang pagpapalang mula kay Yahweh El Shaddai. Amen! At para ibahagi sa atin ang unang paksa na pinamagatang God's Love o Pag-ibig ng Diyos, tawagin po natin ang ating minamahal na pari, Reverend Father John Paulo Bautista. Purihin, purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Glory to God. Magandang gabi po sa inyong lahat. At binabati ko po ang lahat ng isang maganda at maligayang anibersaryo sa 39 years ng El Shaddai. By the way po, maraming salamat po sa nag-imbita sa akin. At ako po, for my 13 years as a priest, 13 taon na po kong pari, at almost 9 years na nakura paroko rito sa Better Living Barangay Don Bosco, Paranaque City, mapagmamalaki ko po at masasabi ko po na ako po ay batang El Shaddai na ngayon ay nagpari na. Praise the Lord sa biyaya ng priesthood. Ayon po sa John 1 John chapter 4 19. Ito po ang nakasulat. 1 John chapter 4 verse 19. We love because he first loved us. Tayo ay minahal, ay tayo ay nagmamahal dahil tayo kanyang unang-unang minahal. Pwede po akong mag-request, pakisabi sa inyong katabi, sinisinta kita. Pakisabi po sa inyong katabi, minamahal kita. At huli po, iniirog kita. Ano po kaya sa tatlo ang totoong translation sa Deep Tagalog? Iniibig kita, iniirog kita, minamahal kita, o sinisinta kita. Kung tutusin niyo po, ang Deep Tagalog niyan is iniirog kita. Ikaw ay akin talagang pinakapipintaka-pintakasi. Ang pag-ibig, hindi tayo marunong umibig. Meron po isang cardinal ang nagsabi nito, si Cardinal Rosales. Sabi niya sa amin, "You don't know how to love. I don't know how to love. We learn how to love because God is love." Pakitapik po inyong katabi, pakitapik sa inyong katabi, pakisabi sa kanya, mahal ka ng Diyos. Mamaya magkakaroon ka ng biyaya. Bukas magkakaroon ka ng pera. Mawawalan ka ng problema. Sino naniniwala mawawalan ng problema? Taas ang kamay. Sino naniniwala na magkakaroon maraming siksikliglig na kayamanan? Sino naniniwala na mawawala ang kanyang sakit at karamdaman? O, mawawala yan dahil nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. No, ako'y nasa Roma po, 2002 hanggang 2011. Doon po ako nag-aral ng filosofiya at theology. May isang professor po doon. By the way, maganda ho mag-aral sa Italy. Bakit ho? Kasi wala ho doon exam. Wala ho doon prelim, midterm, finals. Wala po doon mga written exams. Meron lang po doon isang exam. So kayo ay mag-aaral 3 hours a week. Pagkatapos ho, pagkatapos ng isang semester, kayo po ay tatawagin ng profesor para mag-exam. At ang examination is oral. Ibig sabihin no is puro salita, puro bibig, recitation, parang ganoon. So nung ako po ay mag-exam, ang last exam ko po is Johannine Literature. Ano yung Johannine Literature? Ang Johannine Literature ay Ebanghelyo ni San Juan, unang sulat ni San Juan, pangalawang sulat ni San Juan, pangatlong sulat ni San Juan, at ang libro ng pahayag o revelation. So limang libro ho yan na sinulat ni Juan. At yan po itinatawag na Johannine Literature. So kada isang linggo, ang klase ho namin ay 5 oras. Isang buong taon. Sabihin, 2 semester.
At nung ako'y mag-exam na, first time ko mag-exam sa Roma, ang sagot ng aming professor, lahat ay walang written, walang sulat, lahat ay oral. Babasahin yung libro na sinulat ko, kasi laki ng encyclopedia, at ang buong Biblia ng John, Gospel ni John, first, second, third letter ni John, at ang Book of Apocalypse or Revelation. Ako'y nag-aral. Pinag-aralan ko talaga ang kanyang subject. Pero alam niyo ho ba, during sa examination, sabi niya sa akin, doon ka umupo kung saan ako nagtuturo. At ako'y uupo kung saan ka nakaupo. Ako ngayon ang estudyante, ikaw ngayon ang aking profesor. Sabi sa akin, Bautista, sabi niya sa Italian, pumili ka ng lengguahe, Italian, French, Spanish, German. Sabi ko, yari tayo. Pilipino ako, walang Tagalog. Yari tayo, walang English. Ang sagot ko, Italian na lang, prof. Okay, Italian. Sagot niya, tanong. Isang tanong lang para sa'yo. Huling exam mo na ba to? Sagot ko, opo, professor. At uwi na po ako ng Pilipinas para maganda na aking ordination. Sabi ko, sabi niya, oh sige, since uwi ka ng Pilipinas at ikaw magpe-prepare sa iyong priestly ordination, ito ang aking tanong. Summarize ang limang libro ng isang sentence. Jesus Mariose. Isang sentence, limang libro. Sabi ko, paano ko sasabihin yon? Ang sabi ko lang, Profesor, ang sabi ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, unang sulat, pangalawang sulat, pangatlong sulat, at ang libro ng pahayag, isang sentence lang. Deus caritas est sa Latin. Sa Italian, Dio e amore. Sa English ay God is love. Ang sabi niya, very good, excellent. Flat one, 100. Umuwi ka na ng Pilipinas at meron ka ng 100. Sabi ko, nang hula lang naman ako. Hindi ko rin naman sure kung yun ang sagot. Kaya ako may tip sa inyo. Minsan, pag tinanong kayo, mahal mo ba ako? Ang sasabihin mo, sa palagay ko sa oras na to, 10:25, mahal kita. Ewan ko lang, after ng 10:26. Pero ibig sabihin nun yan, ate, kuya, mga kapatid, Kristo, ang pagmamahal ng Diyos ay talagang kakaiba. Hindi ko talaga alam ang sagot. Pero naalala ko lang, isa lang naman tinutumbok ni San Juan ang ipakilala na si Kristo ay Diyos, ipakilala na ang Diyos ay naririto, God is with us, at ang Diyos ay plaging nagmamahal sa bawat isa. Amen? Meron din po isang Pope nagsabi niyan, si Pope Benedict XVI. Ang sabi niya, Deus caritas est, Diyos ay pag-ibig. Kaya pag sinasabi pong pag-ibig, sino po rito gusto magkaroon ng jowa? Taas ang kamay. Jowa. Ayaw nyo? Sino gusto magkaroon ng biyanan pa? Taas ang kamay. Additional pang biyanan. Ayaw nyo rin po? Sino po rito kontento na sa kanyang asawa? Tignan nyo ulit asawa nyo. Okay pa ba yan sa'yo? Okay pa po? Sige, sabi mo yan. Ha? Sabi nga ng isang, magaling na preacher, Christian preacher, may tatlong klase raw ng pag-ibig. Ang una is ang salitang, I love you because. Mahal kita dahil. Alam niyo kung saan ko ito naririnig? Sa mga magulang. Anak, mahal kita dahil ako nanay mo. Anak, mahal kita kasi mana ka sa akin. Anak, mahal kita kasi wala ka namang ibang magmamahal sa'yo, kundi tayong dalawa na lang. Usually yan sa mga magulang ko naririnig. Mahal kita dahil. Meron din naman sa magjowa na ganyan na. Yung mga magjowa na, Be, I love you because ang cute-cute mo. Kamukha mo si Beauty Gonzales. Kamukha mo si Derek Ramsey, Be. Kamukha mo si Dingdong Dantes. Nagmamahal kasi nagagandahan. O kaya naman, Be, mahal kita
Bakit? Ang laki kasi ng sahod mo, be. Me, mahal kita. Bakit naman? Kasi ang sipag-sipag mong magtrabaho, nagmamahal dahil merong dahilan. Okay? So kapag daw tayo magmamahal, dapat walang ibang dahilan kundi mahal mo siya. Alam nyo, nasa Italy po ako ng 9 years. Meron sila doong batas o ibang parte ng Europe na pwede kapag makipaghiwalay kapag mabaho ang paa ng iyong asawa. O kaya mabaho ang hininga o may body odor, pwede ka maghiwalay. Ito yung pinakabago, nagulat ako. Pwede ka raw makipaghiwalay sa iyong asawa kapag yan ay naghihilig sa gabi. Imagine that. Mahal kita, pero kapag ikaw ay naghilig, hiwalay na tayo. Pero ang Diyos, alam natin, hindi ganyan magmahal. Ang Diyos, kahit ikaw ay punong-puno ng kasalanan, mahal ka niya. Kaya nga sabi ng simbahang Katoliko, God loves the sinner, but not the sin. So mahal na mahal ka ng Diyos, ate, kuya. Ano man ang itsura, ano man ang kalagayan, mahal na mahal ka niya. Pero partner, paano yon? Tutuloy ko. May pangalawang klase ng pagmamahal. Ang pangalawang klase ng pagmamahal ay ang salitang, I love you if, mahal kita kung, eto naman, naririnig ko rin ito sa mga magulang, anak, mahal kita kung itong kurso sa college ang kukuhain mo. Yan na. Anak, mahal kita kung susundin mo yung gusto namin ng tatay mo. Okay, anak, mahal kita kung sa eskwelahan na to ikaw ay papasok. Nagmamahal, oo, pero punong-puno ng kondisyon. Ganyan ba magmahal ang isang tao? Hindi. Hindi na kondisyon ng tao. Miski sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, naririnig ko rin yan, be, I love you, be, pero mamaya, kung magta-text ka, nasaan ka na, saan ka nagpunta, kung sino kasama mo, kung ano oras ka uuwi, nagmamahal na may kondisyon. May pangatlo pa po, I love you even if. Ayan na, ito yung mga katsalitang mahal kita kahit na. Ayan na. Alam nyo kung sino po yung mga mahilig sa ganito? Yung mga binubugbog ng asawa. Be, mahal na mahal kita kahit na ako naglalaban ng damit mo. Be, mahal na mahal kita kahit hirap na ako mangutang sa mga kaibigan ko. Alam nyo po kung ano tawag doon? Tanga. Nagmamahal na nagpapakamartir. At kahit na, alam niyo po kung ano tawag po doon, mahilig magkaroon ng sinusumbat ang kanyang pagmamahal. Kaya pag ka nagmamahal, hindi ka po magsusumbat. Hindi ka magsabing, pinalaki kita ha, ikaw magpaaral sa kapatid mo, pinag-aral kita, ngayon may negosyo ka na, may kita ka na, ikaw magbayad ng utang natin. Ikaw, sinuswerte ka, nag-a-abroad ka na, ikaw ang sumalo sa mga utang ng ating pamilya. Hindi po gano'n magmahal. Hindi po gano'n magmahal ang Diyos. Pag ang Diyos nagmahal, dinilipa niya ang kanyang kamay at sinasabi sa kanya, I love you, no if, no even if, no but, and not because of your situation, but because who you are. Pwede po tayong tumayo. Pwede po tayong tumayo. Pwede po tayong tumayo. Tayo lang po tayo saglit. Ngayon po, sa pagtayo, hinaka natin lumundag ng 3 beses. Ready, get set, go! 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Pakisabi sa iyong katabi, mahal kita. Pautang, hindi. Pautang, mahal kita. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron pong lumapit sa akin ng papakasal. O, puna po tayo. Salamat po. May lumamit po sa akin, magpapakasal daw sila. 3 silang lalaki. At ang sabi sa akin, nung unang lalaki, Father, magkano po magpakasal dito? O magkano love offering sa simbahan nyo? Alam mo, sagot ko, depende. Ha? Depende po? Oo, depende kung maganda
ang iyong mapapangasawa. The more na maganda, the more na mahal. Sagot ng lalaking ito, naku, Father, kung ganyan pa lang pag-uusapan natin, parang lugi yata ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, eh, magkano ba may love offering mo? May do-donate sa kasal ninyo? Naku, Father, para ang halaga lang yata ng aking mapapangasawa, 5 piso. Ha? 5 piso? Eh, nasa na mapapangasawa mo? Nandun po sa kotse. Sabi niya, gusto mo mong tignan? Ara, tignan natin. Punta kami sa kotse. Pagdating doon sa kotse, nakita ko po ang kanyang mapapangasawa, binaba ang bintana. At ang sabi ko, dumukot ako sa bulsa. Dumukot ako ng 2 piso. Ibinigay ko sa kanya. At ang sabi ko sa kanya, eto, sukle ng 5 piso. Oh, naku, ano ibig sabihin ho noon? Ano ibig sabihin noon? Maganda ang kanyang mapapangasawa. Ate, ang Diyos, kapag nagbigay, hindi dumudukot. Ang Diyos, kapag nagbigay, ibibigay niya. At malalaman mo katangian ng tunay na Diyos, handang magbigay. Minsan niya na napatunayan at pinakikita niya palagi sa atin ang kanyang anak na nakapako sa krus. At ang Diyos, kapag nagbigay, talagang ibibigay niya ng buong buo. Hindi tingi, hindi tira, kundi buong buo. Amen? Sabi ng Corinthians ay ganito. Corinthians chapter 16, verse 14. Let everything you do be done in love. Lahat ng iyong ginagawa, sana ay gagawin mo sa ngalan ng pag-ibig. Kaya pag po kayo ho, may humingi sa inyo, humingi ng suka, humingi siguro ng plato, talagang ipapakita mo sa kanya na ginagawa mo ito not because siya ay humihingi or not because ikaw ay mabait or not because ikaw ay talagang mapagbigay. Gagawin mo ito dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. May isang kura paroko, isang parish priest ho, ang mag-birthday. At may 4 sacristan na lumapit sa kanya, may daladalang regalo. Ang sabi ng unang sacristan, Father, happy birthday! Ang sabi ng paring ito, alam ko ang tatay mo. Ang tatay mo ay nagtatrabaho sa bakery. So alam ko, iho, ang laman ng iyong regalo. Talaga po, Father? Oo, ang laman ng iyong regalo ay cake. Sabi nung bata, nung sacristan, ay ba, Father, paano mo alam na cake? Alam ni Father lahat yan. Alam niya na cake ang laman ng iyong regalo. Pero salamat. Dumating isang bata, may daladalang regalo, manipis. E alam nung pare, alam ni Father na yung kanyang nanay ay nananahi. Ang sagot ni Father, iyo, salamat sa regalo. Alam ko laman ng iyong regalo. Ang sagot ng bata na sacristan, ano po, Father? Barong. Sagot ng bata sacristan, Father, paano niyo nalaman na barong? Oh, alam lahat ni Father yan. Alam lahat. May pangatlong bata lumapit kay Father. At sabi ng pare, alam ko kung saan nagtatrabaho ang tatay nito. Sa MP. Sa emperador. Kaya alam ko na. Pagkabigay ng bata kay Father ng regalo, medyo malaki. Problema, mabasa-basa sa ilalim ng regalo. Siguro tumagas, tumulo. At ang sabi ng pare, iho, salamat sa regalo. Alam ko kung ano laman ng iyong regalo. Sagot ng bata, talaga po, Father? Sagot ng pare, oh, teka lang. Tinikmam. Gin. Ay, hindi po, Father. Hindi po, gin. Tinikman uli ng Father yung tumutulo, tumataga sa kahon. Ito ay whiskey. Ay, hindi po, Father. Hindi po whiskey. Hala, ano kaya laman nito? Sabi ng pare. Panghuli, tinikman uli yung tumutulo sa ilalim at dinilaan. Ah, alam ko na to. Sabi niya, beer. Sabi ng bata, hindi po, Father. Seret ka na, Father. Sabi ng pare, ng parish priest, seret na. Ang laman po niyan, tuta. Alam niyo na kung bakit. Naihi yung tuta sa loob ng kahon. So, ate, kuya,
pag po ang Diyos nagbigay, bibigay niya kung ano yung pinaka-precious sa Kanya. Ngayon po, yung iyong katabi, may precious po yan. Alam niyo yung precious niya? Iiwan niyo yung kanyang Louis Vuitton na bag. Iiwan niyo yung Lacoste na kanyang t-shirt. Iiwan niyo yung Adidas na kanyang short. Iiwan niyo yung kanyang rubber shoes na Nike. Iiwan niyo yung cellphone niya na Samsung o Oppo. Iiwan niyo yung kanyang wallet na mamahalin. Because alam niya kung ano pinaka-importante para sa kanya. At alam niyo po kung ano pinaka-importante para sa inyo, ang iyong kapwa. Amen? Bakit siya importante? Kasi importante siya dahil siya rin ay imahen ng Diyos. Kapag nakikita mo sa iyong kaaway, ang imahen ng Diyos, ikaw ay Kristiyano. Pero pag nakikita mo ang demonyo sa iyong kaaway, ay hindi mo makikita ang imahen ng Diyos. Tanong, sino po sa inyo may kaaway? Taas ang kamay. May kaaway? Wala po. Sino po rito ang maraming kaibigan? Maraming kaibigan, marami. Maraming kaibigan. Sino po rito ang nagpapautang? Ayaw nyo magtaas? Ayaw, ang galing ho. Doon, meron doon tatlo doon. Mamaya pukusan natin ang camera yon para lapitan nung natin. Hindi ho. Bakit to? Minsan, no, napatanong ako sa akin sarili, ano ba kriteria ng pagmamahal? Pag ako tinatanong nila, ano ba kriteria ng pagmamahal? Alam niyo po, si Father, ako po, nung bata, nagkaroon po ako ng girlfriend. Tanungin niyo po kung ilan. Pakisabi, ilan? Dalawa po. Hindi dalawang po, dalawa lang po. Dalawa. Pero naalala ko, sabi ko sa aking girlfriend noon ako'y high school, sabi ko sa kanya, honey na agad, magpapari ako. Sagot nung girlfriend ko, sigurado ka ba? Oo, feel na feel ko, tinatago ko ni Lord. Sabi niya, paano naman ako? Ang sagot ko, pagmadre ka na lang. Ang sabi niya, ay, sige, iintayin na lang kita. Ang nangyari po, nung ako ay pumunta ng Italy, 2002 hanggang 2010, sabi sa akin nung Cardinal Bautista, ready ka na ba magpare? Sabi ko, opo, Cardinal, ilan ba ang naging jowa mo? Tinanong na naman ako. Sabi, itsura ba nito? Marami. Sabi ko, isa lang po. Yung isa kasi, hindi naman kami naging nagkatuloy, nag-flirt-flirt lang. Pero isa lang, alam ba niya na ikaw nagpapare? Opo, wala na kayo? Wala na po. At matagal nang wala, tinapos ko ng lahat. May closure. O, importante closure. Sabi niya, o sige, bumalik ka ng Pilipinas. At pagbalik mo ng Pilipinas, doon ka magkaroon ng first Thanksgiving Mass. And then, lika rito sa Italy. Sige po, Cardinal. Dumating ako ng Pilipinas, June. Sabi niya, matagal na kitang inintay. O, iba sa'yo, kinikilig. Sabi ko, ba't pa ako inintay? Kasi alam ko, ikaw'y babalik. Ganun ba? Nagkakatitigang kami sa mata. Pero alam mo, sagot ko, alam mo, mahal kita. Sabi niya, talaga? Oo. Pero meron na akong naunang minahal sa'yo. Ang Panginoon. Oh my gosh. Sabi niya ganun. Pero alam niyo, ate, kuya, kapag ikaw'y nagmamahal, ikaw dapat ay totoo. Kapag ikaw'y nagmamahal, ikaw dapat ay handang magsakripisyo. Alam niyo po kung sino unang-unang nakita ko nagmahal sa akin o kanino ko natutunan ang pagmamahal, sasabihin ko po sa iyo kanino. Sa aking mga magulang. Sa mga magulang, may kita mo ang tunay na presensya ng pagmamahal ng Diyos. Bakit? Sa bawat aybag niyan, mahal ka niya. Na di makatulog sa kukuha ng pagkain. Sa bawat kalyo niya sa kamay, mahal ka niyan. Dahil alam niya ang ibig sabihin ng paghihirap. Sa bawat puti niya sa kanyang buhok, mahal ka niyan. Dahil wala na siyang oras magpakulay, magpatina. Dahil ang iniisip ay ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, ang kanyang hanap buhay para sa kanyang uunlad. Ganun yan ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At dahil dyan, ako'y nagre-request ng isang awitin na alam ko ay alam nyo na po lahat. At ito'y awitin na to na palaging kinakanta sa simbahan
Dahil itong awitin na to, isa lang pinapaalala sa atin, ang Diyos ay tunay na umibig sa atin bago natin siya nakilala at bago natin siya minahal. At ang pangalan ng kantang ito ay Diyos ay pag-ibig. Ating pong sabayan ang ating kakantahin ngayong gabi. Ang aking pong panalangin, habang kinakanta natin ito, kumaharap ipikit ang ating mga mata, ilagay ang ating kamay sa ating dibdib, at habang kinakanta to, pwede po tayong sumabay o pwede po tayong alalahanin yung mga ating minamahal, yung mga namatay, yung mga yumao, yung ating best friend ng high school, yung ating classmate na crush, yung mga teacher na nagturo sa atin, yung unang boss, yung una natin naging mentor, yung unang mga tumulong sa atin, na hanggang ngayon, nandito pa rin sa ating piling. Tayo awit ng Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos na Diyos ng pag-ibig. Oh, 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 oh. Siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa. At siyang natulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tunay nga ang Diyos ay pag-ibig. To conclude, 1994, nandyan na po, isa po ako sa katabi ninyo siguro na nandito sa Crino Grandstand noon. Pero no ako'y pumasok ng seminary ng 1998, ang sabi ko, hindi ko makakalimutan ang karanasan na pagmamahal ni Yahweh El Shaddai sa akin. Meron akong langis, meron akong bimpo, meron akong handkerchief ng salmo. At nung ako'y pumasok sa seminary, kapag anuman ang nangyayari sa akin, palagi kong nilalabas yung panyo at dinadasal ko yung salmo. Nagtitinginan yung aking mga classmate sa seminaryo habang ako'y nag-aaral ng philosophy. Nung ako po'y pinadala sa Italy ng 2002 para magpatuloy ng theology, daladala ko pa rin ang langis ng El Shaddai.
pati may kalamansipa doon na nakabalot tsaka asin. Pagkatapos noon, nagugulat sila. Lagi ang may asin at lagi may langis at merong kalamansi at yung panyo. Noong ko'y nagpari po noong 2010, ang sabi ko, dito ko naramdaman kasama ninyo ang presensya ng Panginoon. Kaya sabi ko, kapag ako magiging pari na at ma-assign saan man lugar ako dalhin ng Espiritu ng Diyos, hahanapin ko ang El Shaddai. Kaya noong ko'y na-assign sa unang assignment ko sa Paranaque at ako'y naging kura paroko, ang sabi ko, nasaan ang mga El Shaddai dito? At nagtanong sila, Father, ang daming paring dumaan dito, ikaw lang naghanap sa amin. Alam mo kung bakit? Kasi una kang hinanap ng Diyos, una tayong minahal ng Diyos, at nagbabalik ako rito para ibalik ang mga anak ni Yahweh El Shaddai sa kanyang presensya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana maramdaman uli natin ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, sa ating gawain. Maligayang anibersaryo po sa inyong lahat. Ako po si Father Pipo, batang pari pa, single, but not complicated, batang El Shaddai. Maraming salamat po. Amen! Maraming salamat po, Reverend Father John Paulo Pipo Bautista. Amen! Kaya nga po sinasabi ng ating mahal na pari, that God's love is unconditional, eternal, and everlasting. Amen. At pinatunayan po iyon mula sa kanyang pagkabata, no, kung paano niyang ikinuwento na kung paano siyang una nang nahanap at una nang minahal ni Yahweh El Shaddai. Tayo ay mahal ng Diyos. Sito rito ang danas na danas ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo kung yan man ay bagong akay, minahal ni Yahweh El Shaddai. Taas nga ang kamay ng mga batang El Shaddai. Iwagayway ang mga kamay ng mga batang El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Sinabi mo, mga batang anak ni El Shaddai, sabi mo kanina, ikaw ay 17 years na dito sa gawain. Sa gawain. Ako naman, 27. Sino po yung 27 above sa gawain ni El Shaddai? Doon sa 39 years or 27 years, kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen! At purihin ang Panginoon dahil talagang kitang-kita po natin, Sister Emma. Amen. Kaya ang mananatiling tapat, hanggang umaga, tsak yun, pagpapalain ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Bago po ang lahat, yung pong may mga dalang transistor radio, inyo pong i-turn on dahil po medyo ibababa natin ang sounds dito. Yes. So ngayon po, balik tanaw, talagang noong unang panahon, brother, nagdadala kami ng mga banig, ng mga radyo. Amen. Kami ay lumulutang diyan sa baha, sa banig, pero niminsan hindi kami nagkasakit. Amen. Pero ngayon, ang ganda ng panahon, sapagkat hanggang ang Diyos ay kasama natin. Amen. At naalala ko pa po noon, nung bata-bata pa, bata pala niyo po, tanda na, no? Nung ako rin dumadalo, laging pinapag umuulan, ang ginagawa ng ating punong lingkod, pinababaliktad ang payong at pinapapatay ang payong. Mamaya sa pagtotok ng ating punong lingkod, abangan natin yung himala na idadaloy sa atin ni Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ng ating punong lingkod mamaya. At ngayon, tayo ay nakakadalawa na. At habang tumatagal, lalong sumasarap ang ating pagpupuri sa Panginoon. Amen! At handa na ba kayong muling magpuri kay Yahweh El Shaddai? Mahina yan. Handa na ba kayong muling magpuri kay Yahweh El Shaddai? Kaya po kung kayo ay handa ng magpuri kay Yahweh, tumayo po tayong lahat. Itaas ang ating kamay. Purihin ang Diyos na buhay! Purihin, 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 purihin! Para tingin natin
hanggang langit ang ating pagpupuri. Iparinig natin kay Yahweh ang ating malakas na palakpak. At iparinig natin kay Yahweh ang ating tinig na nagsasabing, purihin kay Yahweh El Shaddai. Amen. At ngayon po, tawagin natin ang ating mga kapatid para tayo'y minsan pang samahan sa pagpupuri. Mula po sa PFCC 5, Pangasinan, binubuo ng... Pangasinan, Dagupan, Alaminos, at Ordaneta. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Glory to God. Glory purihin, to Christ, purihin, purihin. Jesus. Hallelujah. Amen. Sige, bigay ang the best na palakpak. The best na papuri kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, i-gesture mo yung kamay mo. Isa lang, kamo sa kanya. Isa lang ang iuwi ko ngayon sa tahanan ko. Sabihin mo. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Sabihin mo sa iyong kaliwa. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Sa iyong kanan, sabihin mo, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Iwagayaway ang mga panyo. Lahat ng nagtagumpay kay Yahweh El Shaddai, lumundag, sumigaw! Sabi ng awit 62 verse 2, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras! Amen. Hallelujah! 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 Sumigaw ang mga nagtagumpay! Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan.
Iuwi natin ang tagumpay. Amen.
kasama ang ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay lagi lang nandiyan. Amen po? Amen. Lagi nating i-declare sa lahat ng oras atin ang tagumpay. Amen. Wala tayong ibang gagawin sa gabing ito kundi ibalik sa Kanya ang walang hanggang papuri. Hallelujah. Sa bawat araw, Panginoon, biyaya mo ay narito. Sa bawat araw, biyaya mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami pinapayaan bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman ang Diyos, kaya naman o Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, walang hanggang papuri sa iyo iaalay, walang hanggang
kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, Haleluya, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Amen. At ang Panginoon ay hindi nagbabago magpakailanman. At ngayon, Sister Emma, tayo po'y dadako naman sa pagbabahagi ng patotoo na may kaugnayan sa paksang tinalakay kanina, sa paksang God's love. Alam mo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen. At kailanman, siya ang unang nagmahal sa atin. Amen. Amen. Kahit minsan, kung minsan, yung bang meron tayong tinatawag natin na pag-aalinlangan, pero kailanman hindi siya nag-alinlangan na mahalin tayo. Amen. Dahil mahal na mahal. Kaya nga ang love song niya lagi sa atin ay, I love you, my love. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Yahweh. Mahina, brother. O, ulitin mo, malakas pa, mahal na mahal ka ni Yahweh. Ayan. Mahal na mahal ako ni Yahweh. Mahal na mahal ako ni Yahweh. Inyo nga pong, yung Tapikin. Tapikin ang inyong katabi. Sabihin mo sa kanya, Hoy, gising, mahal na mahal ka ni Yahweh. Gising, mahal na mahal ka ni Yahweh. Amen. At ngayon, tayo'y dadako na po, Sister Emma, no? Amen. At tatawagin po natin ang isang gospel sharer from international. Si yes. Siya po ay galing sa Los Angeles, California, U.S. of America. Wow. Amen. Tawagin na po natin ang ating kapatid. Si Sister Norma Hernandez. Purihin ng malakas si Yahweh El purihin, Shaddai. Purihin, 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 purihin. Hallelujah. Glory to God. Amen. Glory to Christ Amen. Jesus. Amen.
Purihin ang ating Panginoon. Ganyan po ba magpuri ang mga anak ni Yahweh Shaddai? Purihin natin ang ating Panginoon pagkat siya'y tunay na mapagmahal. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Ako po si Sister Norma or Mitz Hernandez na naghahatid ng pag-ibig ng Diyos mula sa malayong bansang Amerika. Tunay na punong-puno po ng kagalakan ng aking puso. Nag-uumapaw ang pag-ibig ni Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, Sister Belen, at lahat po ng kanyang pamilya, Velarde family. At ako po, si Sister Norma Mitz Hernandez. At tunay po, nanadama ko ang pagmamahal ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Pinagmamasdan ko lang po kayo, namamalas ko na po ang katuparan ng isang propesiya noong pa pong mga 1980s. Pinalad po ko na mapabilang sa mga broadcaster ng himpilang DWXI noon pong 1982. Kaya huwag nyo na pong tanong kung ilang taon po ako ngayon, but ito po ay noong 1982, kasama ko po ang aking kabiyak, si Brother Fred Hernandez, kasama din po si kasama ko po, nagbo-broadcast noong 1982, ang asawa ko po, si Brother Fred Hernandez, sina Deacon Celso Rojas, Agnes Rojas, Brother Val Balaton, and Norma Balaton. Kami po ay mga tinawag ng Panginoon upang maging broadcaster ng DWXI. Sabi ko pa nga po noon, paano ako magiging broadcaster? Wala naman po akong alam noon. At hindi pa upo talagang laganap ang charismatic movement noong mga 1980s. Pang alam ko lang po, at sigurado ako, mahal ako ng Diyos. Iyon po ang pinahawakan ko. Mahal tayong lahat ng Diyos. At tunay po, napakabait din po ng ating Panginoon. Pinakita niyo po sa akin ang ating kapatiran noon. Dahil po ang istasyon ng DWXI noong panahong iyon ay maliit lang pong istasyon at ang antena po ay kawayan. At yung pong antena na yon, pag bumabagyo, siyempre po, mabubuwal ng bagyo. At makikip, nakita ko po, namalas ko po ang samahan, ang pagmamahala na ating kapatiran. Tulong-tulong po sila. Itinataas po nila ang antenang kawayan upang magpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa himpilang pinagpalang DWXI. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya po, isang pari po, charismatic priest, ang bumisita sa ating istasyon at nagsabi, ang himpilang DWXI ay magpapahayag ng salita ng Diyos at ito ay makararating sa lahat ng sulok ng daigdig. Hallelujah. At tunay po, natupad, dahil tayo po dito ay nagkakasama-sama, kasama po ang ating mga kapatid sa Europa, sa malayong bansa din ng Canada, United Kingdom, Asia, sa lahat ng sulok ng Pilipinas, dahil po sa istasyon natin, DWXI. Hallelujah. At tunay po talagang nadama ko po ang pagmamahal ng Diyos, hindi lang sa aking sarili, kundi sa ating lahat na naririto ngayon. At marami pong mga nasa ibang bansa, nakikiisa sa ating celebration, sa ating 39th year anniversary. At tunay po, napakabait ng Panginoon. At
ito pong himpila na ito ay nakakaabot sa mga taong alam natin na nangangailangan ng pagkalinga. Lahat ng mga taong may mga problema at may mga sakit at talaga namang nangangailangan ng salita ng Diyos ay inaabot po nito. At isa po ako doon sa inaabot din ng mga salita ng Diyos sapagkat ako ay nagtanong din sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit nangyayari ang mga problema ito sa aking buhay? Dahil lumaki po ako sa pangangalaga ng aking tiyahin. In other words po, ako'y lumaking isang ampon lamang. At pagkatapos po na naampon po ako ng aking tiyahin, nagkaanak po sila ng tatlo. At ang isa pong anak nila ay mentally retarded. So doon pa lang po, makikita po ninyo ano ba ang pinagdaanan ko nung ako ay maliit pa. Siguro mararamdaman nyo. Para sabihin mo, kawa-awa naman. Parang inapi. Or parang inabandona. Nagkaroon po ako ng feeling ng insecurity. Self-pity. Parang ako ay inabandon at pinabayaan. Ganyan po ang naging feeling ko. Naghahanap ako ng pagkalinga ng tunay na mga magulang. Pero napakabait naman po ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Dahil po noong taong 1979, tinanggap ko po ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At doon ko po nalaman na realize na blessed po ako. Dahil po, imbis na isa lang ang set ng parents ko, dalawa pa ang naging set of parents ko. At doon pinakita ng Panginoon na tunay na mahal niya tayo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Now, hindi lang po yun. Nalaman kong dalawa po ang set ng parents ko at hindi lang po yung maakin po. Pinagkalooban po ako ng isang mabuting asawa, kabiyak ng buhay. At kilala nyo naman po yun, si Brother Fred Hernandez. At ang kami po ay pinagkalooban, binayayaan ang ating Panginoon ng tatlong anak. Isa pong nurse, isang business systems analyst, isang corporate examiner. Sinasabi ko po yon hindi upang pagmalaki sila, pero ibig sabihin po, yun po ay tanda rin ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man ang pinagdaraanan natin, ano man ang kalagayan natin, kailangan lang po ay ipofocus lang natin sa Panginoon ang ating mga paningin sapagkat siya po, napakalawak po ng pag-ibig niya sa atin at siya po ang nagbibigay ng mga himala at pagpapala sa bawat isa sa atin. Tunay na iniangat niya po ako sa pagkakaroon ng mga self-pity at insecurity dahil binigyan niya ako ng magandang kabuhayan, pinagpala, at nakarating pa sa bansang Amerika. Bukod pa po doon, ay may bonus pa ang ating Panginoon. Bakit ko po sinabing bonus? Dahil bukod sa pagbibigay po niya sa akin ng magandang pamilya, nakilala ko rin po ang mga tunay kong pamilya. Walo po pala kaming magkakapatid. Natagpuan ko po sila, except po sa isang bunsong, sa bunso naming kapatid, na hindi ko nakita mula pa nang kami ay silang. At siya po, pero po, maniwala man kayo at hindi, God works in mysterious ways. Because of God's amazing love,
natagpuan ko po ang kapatid kong iyan. After 30 years po, nagkita po kami ng kapatid ko at ngayon po ay kasama ko din po siya dito ngayon sa Pilipinas para magbakasyon. Si Brother Manny De La Cruz. Kami po ngayon ay magkasama, naglilingkod sa ating Panginoon. Tunay po na napaka laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi ko po maubos maisip kung paano ko pa rin makikita ang kapatid ko to na hindi kami nagkita ng more than 30 years. At ito po ay dahil lang sa pagmamahal ng Diyos. At ito po ay dahil sinabi din niya sa Jeremiah 29:11, "For I know my plans for you, to prosper you, not to harm you, but to give you a future full of hope." Kaya po tunay na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. At hindi po siya titigil ng pagpapala sa atin kahit na tayo mismo ang nakakalimot dahil ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi siya nagbabago. At tayo po, kaya po sa amin, kahit po sa tingin ng iba, parang kaawa-awa kami sa nangyari sa buhay namin. Kasi po parehong lumaki kami sa ibang tao. Pero ito po yung kapatid ko na nakita po after 30 years. Siya po ay master din ng theology at pareho po kami naglilingkod ngayon sa ating Panginoon. At tunay na sa tingin man nga, sinasabi ko po, sa tingin man po ng tao, sabihin, kawawa. O kami po naman, kumisan, iniisip namin, kawawa kami noon. Pero sa mata ng Diyos, ni kailanman, hindi niya kami pinabayaan. Kami pa po ang pinagpala, pareho po kami nakarating ng Amerika dahil sa kanyang pag-ibig. At ngayon po, kami ang ginagamit para po sa aming mga kapatid na nangangailangan. So papuri, pasasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po. Amen. Malakas na papuri para kay Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Sino rito ang ibig makarating sa Amerika? Sinong gustong makarating sa Canada? Sinong gustong makarating sa Europe? Sa Middle East? Sa sino? Hong Kong? Hong Kong! Sino? Taiwan! Yeah, sino ang may mga passport na? Yun lang. Alaman mo, tandang-tanda ako nung first-timer pa ako dito, sabi ni Brother Mike, sinong gustong pumunta sa Amerika? Taas din ang kamay ko. Sinong gustong pumunta? Lahat ng bansang sinabi niya, tinataasan ko at tunay ngang mahal ako ng Diyos. Narating Amen. Kong lahat. Amen. Purihin ang Diyos at salamat din po sa naging buhay na patotoo ni Sister Norma Hernandez. At ngayon, Sister Emma, tayo tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na sa tayo! Sa pangatlong paksa ng Amen. Ating Catholic Life in the Spirit Seminar. At para ibahagi sa atin ang paksa patungkol sa salvation o kaligtasan, atin pong ipakilala ang ating minamahal na elder disciple. Ang ating kapatid, sabi nga natin kanina, sinong gustong pumunta sa Amerika? Yon. Nasa Pilipinas na pa lamang tayo. Nasa Amerika na! Walang Amen. Iba kundi si Brother Rex America! Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Amen. Sige, yung malakas na papuri para kay Yahweh! Praise the Lord! Purihin natin ang Diyos! Ibigay po natin yung pinaka-the best na palakpak sa ating Panginoon. Come on! Come on, give Him praise! Give Him glory! Give Him honor! Lahat ay sumigaw! Welcome, Holy Spirit! Lahat po ng nais ng kaligtasan, tumayo po kayong lahat.
Yung hindi tumayo, aywan ko kung maligtas. Tumayo po yung nais maligtas. At sumigaw, Ama naming Diyos, Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming patnubay at gabay, Ikaw ang aming kaligtasan. Kaya naman sa gabing ito, aming iniaalay ang aming buhay. For You alone, You are the God who is more than enough. Purihin po natin ang Diyos. Parang ang hina ng inyong palakpak sa Diyos. Sabi po ng aklat ng Colossians, Colossians chapter 1, verse 13 and 14, ito po ang sinasabi ng banal na aklat, pakinggan niyo pong mabuti. Sabi rito, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Purihin at palakpakan siya. Grabe po ang inyong palakpak sa Diyos. Sapagkat sa palakpak niyo pa lang ay dumadaloy na ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ng kanyang salita na tayo'y kanyang iniligtas. Sabihin niyo, iniligtas. In other words, kung sinabing iniligtas, it is past tense, mga kapatid. Naganap na. It means to say, we are already saved. Ang problema marahil hindi natin tinatanggap at hindi natin kiniklaim. But it is the word of the Lord. It says, for He has rescued us from the dominion of darkness. Mula sa kadiliman, tayo po'y iniligtas, inilipat sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Hesus Kristo. At dahil doon, sinabi, iyon ang naging katubusan natin. At hindi lang katubusan, kundi kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Purihin si Yahweh. Ang kaligtasan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Sa unang topic nating narinig, tayo'y minamahal, tayo'y iniibig ng Diyos, at ang bunga ng pag-ibig ng Diyos ay ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Claim!